ko na yata ito, eh, opening, ano, may gulay. Hello, hello, hello. Naasan at alam mo kanina, napakaganda ng mood ko. Sobrang ng ganda ng mood ko kanina. Kaya lang, alam mo yung nakasampung intro yata ako dito. Hindi ako makapag-live-live, my God. Kanina okay na ako sa OBS sana. Problem is, ang bagal nung net ko. Nakakainis, parang wala sa Japan. Feeling ko na dyan ako sa tabing ilog, sa gilid-gilid. May gulay. Sorry ha. Sorry kanina, yung mga naka-standby sa live ko kanina. I'm so sorry, sobra. So, sorry talaga. Nakasampung start ako, tapos ano, pagka-start niya, end stream agad. Nakakaloka. Ang sakit sa ulo. Sobrang sakit sa ulo. Hi, Mommy! Hindi ko mabasa yung pangalan mo. Hello sa'yo. Ano? Sweet Sense, hello. I'm so sorry, Sweet Sense, hello. Thank you so much sa iyong pakaway. Sobrang maraming salamat. Okay. So, ito na, no? Mag-i-start na tayo ulit. Welcome to my YouTube channel. Welcome ulit sa ating live stream. Magic here. Ay, so Magic yung pangalan mo, kaloka. Naiinis ako. I think kailangan ko yung tulong mo, Magic, because kailangan ko ng Magic sa aking internet. May gulay. Nakakaloka. Stress ako sobra. Hindi ako napag-start ng bonggang-bongga talaga sa sobrang stress ko. My God. Naka-recover na ba kayo doon sa, ano ba to? Doon sa debate, Luneta debate ni Kayo at saka ni ano? Luneta debate ni Kayo at saka ni Melo Yap. Miss Grace, konnichiwa, Tita A, nandun lahat kayo mga viewers. Ah, okay lang, no problem. Kahit mag-team replay lang kayo sa akin, carry na yan. Anong meron kay Kayo? Ano? Nakakaloka. Siguro nakasampung start ako. Tapos ano, palaging ano, tawag dito, palaging hindi natutuloy-tuloy because of my internet, nakakainis. Hello, Ma'am Alon, napashoutout. Oy, shoutout tayo. Shoutout natin si Abby Ventura. Hello, Abby Ventura. Shoutout to you, girl. Bimba, girl. My God. Ay, nako, nakakainis talaga. Hanggang sakit pa ng mata ko na mamaghapa. Okay, natapos nga lahat ng labahin ko, tapos nakarating na ako hospital. Ayun, nakalive pa rin. Ano ba sabi ni Kayo ngayon? Ba't sa 10 oras na nakalive si Kayo? Okay, hello Kayo, hello. Good luck sa iyong ano, live. Alright. Sige, dyan lang kay Kayo, ayos lang. Hindi mo na ako magtatampuhin. No! Hindi mo na ako matampuhin. Okay lang yan, okay lang yan. Naiyak-iyak ako, my God. Okay lang yan, carry lang. Samsam, hello. Kumakaway si Samsam sa atin. Okay. Start ko na ha. Start na natin to ha. Kasi, nakakabwisit lang. Okay lang, kahit konti lang tayo, carry lang yan. Pwede naman yung i-replay. Eh. Okay lang, enjoy nyo muna kay Kayo. No problem yan. Okay? So, start tayo, no? Kanina nag-OBS ako ulit. Nag-OBS ako kanina. Tapos, sobrang bagal nung net. Hindi kinaya. Pero by mga two weeks na kakabit na yung bagong internet ko. Magpakalmo muna tayo, Gina. Pakalmo muna tayo. Correct. So, ito na. Kasi, di ba, kilala naman natin lahat si Cherry White at saka si Boy Tapang. Di ba, yung mga sikat na vlogger na nag-away, mag-shota eh. I don't know kung mag-shota ba talaga sila or chika lang, ano? Or chika lang. Kasi alam mo naman ng mga content creator, talagang nag-create lang ng content talaga. Talagang for the content, for the views lang talaga itong mga ito. So, ito na nga, no? Pumunta itong si Cherry White. So, take 3, good day! Actually, pang take 10 ko na yata ito, Stone Trooper, hello! Good afternoon sa ating lahat, sabi ni Stone Trooper, thank you so much. Yung mga nanonood, kila Kayo, okay lang, mag-team replay na lang kayo dito mamaya. Actually, talaga, ano eh, bumaba yung aking ano, confidence dahil nakailang intro na ako sa live na to. Anyway, so, nakakaloka, publicity lang yun. Well, oo nga, alam, mostly, talaga ng publicity lang yung mga yan. Ah, nakakabwisit lang kasi, itong si Cherry White, pumunta kay Rafi Muño. Panoorin natin konti, ah. Panoorin natin konti ito si, ano. Rafi, kung saan lumapit po sa ating tanggapan, yeah. Ang sinasabi po, si Sherilyn Gonzaga, yeah. Panoorin natin konti, ah. Si Cherry White. Lumapit po sa atin si Cherry White para ireklamo ang kanyang boyfriend na
sinasabi po na mas kilala sa Boy Tapang. Ayan. Okay, malaman po natin. Tamo si Sherry, oh. Si Sherry talagang nag-ayos pa. Nagpaganda pa si Sherry. Tingnan nyo. Special mesh, special yung makeup niya sa yung kanyang hairdo. My God. Marinig din po natin mismo sa kanya. Kaso pala yung vlogger to. Parehas vlogger po. At nag-aaway sila. Opo. Magkasintahan, magkasawa. Magkasintahan, idol. Okay. Hindi po sila kasal. Alright. Aso live-in. Live-in lang po. At ipagbatiin natin kung ano yung problema, di subukan natin paayusin. Ito lang mag-inom. Taray nato si Rapi. Rapi, anong ginagawa mo dyan? Kailan ba in-air to? Actually, hindi ko alam, hindi ako sure kung kailan in-air to, no? Pero, Rapi Monyo, anong ginagawa mo dyan? Kailangan ba talagang sumausaw ka? Dyan sa walang kakwenta-kwentang issue ni Cherry White at saka itong si Boy Tapang. Actually, kailan lang nag-viral itong... Lagi lang viral yung dalawang yun, no? Pero pag-away nila, kailan lang nag-viral ito? Sa dami lang pumipila dyan, Rapi Monyo. Halos yan na sila natutulog ng ilang araw. Dahil viral, kilala, sikat na vlogger, itong si Cherry White, talagang inuna. Wala yung pinikaiba kay Noy. Naalala niyo yung na-vlog ko na before ito, no? Si Dave Villanueva. Nung pumila siya, ulitin ko lang ha, share ko lang ulit for those of you na hindi nakakalam. Si Dave Villanueva, nung una siya nagpunta sa Rapi Turbo in Action, hindi pinansip, pinapalis na nga kasi magsasara na. Pero nung sinabi niya sa guard na, guard, yung ganyan, nag-viral na ako sa Facebook. Aputa, agad-agad, pasok sa banga. Pasok sa banga agad itong si Dave Villanueva. Obviously, for the content, for the views. Wala yung pinakaiba kay dito kay Cherry, kay Cherry White. Di ba? Hindi yata pumila si Cherry White eh. Kasi andun agad siya. Pasok agad sa banga ang putang ina. I have nothing against Cherry White, no? At saka kay Boy Tapang, wala akong pakialam sa inyo, no? At hindi kayo pumila, wala akong pakialam. Ang pakialam ko dito, kung totoo bang mahal talaga ni Rapi Monyo ang mga pobre. Diba? Sa totoo lang, for the views, correct. I'm Iraket, hello. Miss A and... sa lahat, hello. Ay, sorry, Heraldo, hello, good evening from Rainy Cold. Okay, malamig pa lang ay sa California. Dito rin sa Japan, malamig. Dahil mas kwenta dyan, pinatulong ni Idol. Ayun na nga. Yari kay Mamshi, si Serapi. Di ba? All right, piyansa naman. Cardo Dalisa, hello. Easy, Miss A, magandang hapon. Thank you so much, Miss Chainsaw. Tingnan nyo, tingnan nyo. Opo. At meron tayong video. Sige. Manolin po natin. Ano ba 'yan? Tapos na? Sige, nandito ngayon si Ma'am Cherry White. And then mamaya, subukan natin tawagan si Boy Tapang. Ano ating purpose dito? O, ay para mapag-ayos sila. Tulad na nangyari kaninang kaso bago nito. My God! Si... Rapi! Para, dahil alam mong sikat na vlogger itong mga to, pati ba to? Hindi mo talaga pinapatad. Wala ka talagang pinakapakawalan. Basta for the views, for the content. Senador ka. Pati ba naman ang pag-aaway nung mag-shot ang vlogger na to, papatulan mo pa? O sige, pagpalagay natin papatulan mo kasi nahumingi ng tulong. Pero pumila ba yan, idol? Rapi Monyo, pumila ba siya? Napakadaming pumipilang mahihirap doon. Napakaraming pumipila roon. Di ba nga in-interview ni Kayo nung nakaraan? Doon siya natulog, tatlong araw yata siya nandun siya sa Rapi Monyo in Action. Tapos hindi man lang sila ineri sa TV, binigyan lang ng referral, na wala rin namang nangyari dahil walang kwenta. Samantalang si Cherry White, dahil nga sikat na vlogger, at saka yung shota-shotaan niya sa content na si Boy Tapang, inuna mo, mas marami pang mas mahalagang issue kesa dyan sa pag-aaway ng mag-shotang vlogger na yan. Kailang ba ulahin to? Kailang talaga unahin? But well, obviously, it's for the content. Obviously, it's for the content. Nakakaloka.
kinakabahan si Ma'am Cherry White. Hmm. Ay, sila ay, sorry. Ah, sorry po, sorry po. Ito, bigla kayo na isa lang. Sabi ko, kati ng mata ko. Ako mag-pre-o'clock. Sorry na, medyo na pa-extend yung kanina. Okay na. Sige. Magandang hapon po, Ma'am Cherry White. Hello po, magandang hapon po. Nasabi na po sa amin kanina ni... Tanginang yan. Pumila ka ba, Cherry White? Problema. Cherry White, pumila ka ba? Tingnan namin kung pwede natin maayos pa to. Gano'ng kay takatagal na po magkasintahan ni ano po ito pa? Start po nung December 13. Dito lang po, bago lang. Raymond Castillo, hello, shout out kay Sir Raymond Castillo from La Trinidad, Benguet, hello. Tatatlong buwan na kayo. Ano bang pinag-ugatan ng away ninyo? Ito po kasi yun eh. Tingnan mo yung itsura niya, no? Tingnan niyo yung mukha ni Rafi Monyo. Yan, nahinak ko daw po yung Facebook, which is nung isang gabi po, eh, akala niya hinak ko yung Facebook niya, pero... Diba? Tingnan niyo yung mukha ni Rafi Monyo. Halatang-halata naman na bored siya. Kasi walang ka-challenge-challenge. Pero for the views, for the content, dahil nga gusto nilang sumausaw sa magjowang ano nito, content creator na to, pati ito pinagtiyagaan niya. Rafi Monyo, pumila ba siya, no? Pumila ba itong si Cherry White? Napakadaming mahalagang issue. Sana si ito yung binigyan mo sana na referral na lang. Diba, Yossi, muna ako sa labas. Okay pa sa Gerardo. Mag-ingat ka, malamig. Okay. Kung nandiyan ako, niyakap kita. Okay? Thank you so much. Miss Janet. Hello, sorry, late me again. Okay lang, kakalokam. Corrale Benson. Hindi yan pumila, madam. Correct. Diba? Hayok na hayok ko nga. Yung tingin ni Rafi Monyo, nakita mo, diba? Boy na boy sa issue. Parang gusto lang na, ano, na sagpangin. Ano ba yung tama ba yun? Lapangin. Parang gusto na lang lapangin ni Rafi Monyo itong si Cherry White. Bored na bored yung itsura niya eh. Dahil nga walang kakwenta-kwenta. Parang gusto na lang niya lapain. Parang gusto niya lang niya lapain si Cherry White. Putang ina, pumila ba yan? Rafi? Rafi Turbo, pumila ba si Cherry White? Yan ang tanong ng bayan. Diba may favoritism talaga? Diba? Yung i-air niyo na humihingi ng tulong, selective lang talaga. Di ba yung lumapit na kay Kayo, yung na-interview ni Kayo, sorry, ay doon na ako lumapit kay Kayo, pero yung na-interview ni Kayo, halos tatlong araw silang nandun, doon nga natulog. Hindi mo naman in-air yun ah. Dahil hindi ba magba-viral? Binigyan mo lang na referral? Si Cherry White, nung lumapit siya, sana yan binigyan mo na referral. Dalungahan naman kwenta yung issue niya. Away ng mag-shot ang vlogger. Dahil itong si Boy Tapang ay nagselos. Putang inang niya. Pati ba naman yung nagselos na vlogger? Kaya talaga nakere pa. Obviously, nakikisawsaw ka din. Obviously, nakikisawsaw ka lang din. Skye Dennis Pumila, Miss A, totoong in need yun. Referral na walang pakinaba. O, correct. Correct si Miss Janet. Napanood ko yun eh. Pumila siya dun. Tapos ganun lang. Mirefer lang. From Magic. Okay, 3 days ako pumila sa Pioneer. Na-scam pa ako nung nagtitinda ng fishbowl at kikyam. Tapos inabutan ako ng weekend. Ayon. Kahit referral lang ako na pala. Oh my God. You see? Itong si Sir Magic. 3 araw daw siyang pumila doon sa Pioneer Mandaluyong. Malapit lang kami dyan. 3 araw siyang pumila doon. Kahit na referral, wala siyang napala. Napagasos pa siya sa kikam tsaka sa fishbowl. Isipin niyo mabuti. Diba? Hindi pumila si Cherry White. Tapos agad-agad nandyan. Nakakaloka. Kalma lang, Cardinal Isay, kalma lang, madam, baka makasama ka sa next batch. Hindi naman siguro. Lizelle Paine, alam kasi na mag-virus si Cherry White kahit walang kwenta. Correct. Jeanette, one night natulog, referral na hindi pa kinabangan at oh my God. Kita mo na, isang araw lang pala natulog, sabi ni Miss Jeanette, pero yung referral na hindi naman na pa kinabangan, not honored. Can you imagine that? Tapos si Cherry White, nagselos yung shota niya na vlogger, si Boy Tapang, nagwala.
Tapos ito, nasa Rafi Monyo in action. Ay, putang ina naman niya, Rafi. Si Rafi! Rafi Monyo Turbo! Na, alamin na paghahalatan ka masyado? So, totoo bang mahal mo yung mahihirap? Eh, ito yung tanong eh. Totoo bang mahal mong mahihirap, Rafi Monyo? Kasi kung mahal mong mahihirap, bakit inuna mo yan manon? Nagselos na siyota ni Cherry White? Bakit hindi mo inuna yung mga totoong mahihirap? Totoong pobre. Sabi nga ng kapatid mo, yung mga hampas lupa. Iba sabi ni Erwin Tulfo, yung mga hampas lupa. Totoo nga bang mahal mong mga mahihirap, ang mga kaaw-awang pobre na ilang araw, ilang gabing natutulog dyan? Makarating lang sa loob ng estudyo mo para mai-airin mo din ang kanilang problema. Pero si Cherry White, putang ina, nagselos yung shota. Naka-airin na agad. Walang kapila-pila. Obviously for the views, for the content ka, Rafi Monyo. At ikaw talaga yung nandyan. Hindi mo rin pinalagpas si Cherry White, Rafi Monyo. Ikaw talaga yung nandyan, nag-interview sa kanya. Nakita yung mukha ni Rafi. Maganon-ganon talaga. Kula na lang, gumanon eh. Diba? Tangina, ikaw talaga nag-interview dyan? Nandiyan naman sila, Shiri. Ikaw talaga nag-interview kay Cherry White? Gano ba ka-emergency yan? Gano ba kahalaga yan? Gano ba ka-importante yan? At kahit bakit kailangan ikaw ang nandyan? At hindi mo na pinapira yan si Cherry White, inere mo agad. Diba, collab na for the views, madam. Ayun na nga, yun na lang yan. Tama si Sassy Girl 2. Nag-collab para for the views na naman. E putang ina, paano naman yung kaawa-awang pobre? Na hindi nyo makukulab. Wala nga yata silang cellphone. Paano yung mga kaawa-awang hampas lupa na pumila ng ilang araw sa labas tapos hindi nyo binigyan ng pansin, binigyan nyo lang ng referral. May gulay. Uunahin talaga yan? My God. Papa Dom, my love, Alona, na-miss kita, Papa Dom Live. Ah, thank you so much, Papa Dom. Thank you so much. Miss Karen, Miss Alona, I'm sorry, I'm late. Nagpababa lang ako. Ay, na-high blood ka ba? Kakaloka. Ako na na-high blood eh. O, may nagpukulay si Miss Lizel Paine. Paine ba ako? Tama ba? Thank you so much. O, nagpukulay siya. Thank you so much. $9.99. Parang germs, ha? $9.99. Tanggal lang germs. Thank you so much. Thank you so much, Miss Paine. Miss Lizel, thank you so much. Miss Paine pala, thank you so much. Gerardo, I'm back. Buti naman bumalik ka na. Malamig sa labas. Miss Janet, ay, kumusta daw sa kabila? Sabi ni Miss Janet, Miss Kahel. Helen Malyari, baka Cherry White, ligtas siya kay Mang Kanor. Diba? At naga Chicago, USA pala si Miss Lizel. Thank you so much. Thank you so much, Miss Lizel. Thank you so much. Nakakaloka. Na, pero lahat po ng Facebook nag-log out. Nag-message siya sa akin na ipapatulpo daw po niya ako. Okay. Ngayon, yung conversation na yun, syempre, naaligaga ako. Ngayon, pinost ko. Pinost ko po yung convo na ipapatulpo ko. Sa may tsura ni Rafi, oh. Hindi nakatingin sa mukha, eh. Doon parang sa dede nakatingin. Tingnan mo. Tingnan mo yung mata ni Rafi. Parang nakatingin sa dede, sa joga. Hindi siya nakatingin sa mukha ni, ano, ni Cherry White. Ewan ko, correct me if I'm wrong. Kami mata ni Rafi na sa joga, oh. Yun po yung mga sinabi. Ewan ko, baka mali ako, ha? Baka mali ako. Check nyo mabuti. Kasi mata niya nakatingin sa baba. Di ba, usually pag kinakausap, may jangat dapat ang mata niya, eh. Hindi mo natanong sa kanya, ba't niya nagawa yun? Parang tuturbohin din, eh. Nag-post later on. Pang ina. Tapos si Rafi, walang kagana-gana magtanong? Ano? Walang kagana-gana magtanong, nakatitigla sa dede. Tang ina, parang tuturbuhin mo din, ha? Huwag ka mag-alala. Pag tinurbo mo yan, bibigay yan. Bibigay yan. Nagsiselos ako. Sinasama naman ako, Rafi. Rafi! Umiira na naman ang pagiging mangkador nito si Rafi Monyo Turbo. Di ba? Mali ba ako? Eh, hindi ko alam. Correct me if I am wrong. Correct me if I am wrong. Tatas ko nga yung dede ko. Nagsiselos ako, ha? Sinasama ako, Rafi. Dapat dito ko lang sa dede ko tumitingin. My God! Nakikitsura ni Rafi? Rafi Dede. Manyakol na mangkanot. Diba, tingnan nyo. Yung mukha niya. Hindi nakatingin sa taas. Doon lang nakababa lang sa parting joga.
Tang ina, manyakis talaga. Wala po eh. Ayan. Tingnan nyo. Siya pa magpapatulpo eh. Tingnan mo. Nakatingin nyo mata niya sa baba lang. Kasi may ebidensya daw po. Siya na. Ayun, tingnan mo. Tang ina, manyakis talaga. Ano ebidensya pong hawak niya? Hindi ko po alam. Eh, nung gabi po yun. Rocky, tumingga sa mukha. Bastos ka eh. Pag nakikipag-usap ka, dapat sa mukha ka tumitingin. Hindi sa dede, gaga. Tang ina mo. Hindi ko nga po alam. Hindi ko gawain. Tingnan mo, gamay lang katingin sa baba, oh! Hindi mapigil ang pagigimay niya kasi siguro tumira ng robas to. Kaya ako tumira ng robas to si Rocky Monia. Tapos hindi pa nga siya ng konting dede ko. Ow! Rocky, dito ka titingin sa akin! Selosa ako! Okay, selosa ako! Ay, pa-dede! Tari na! Si Maysay hindi nagpatalo, nagpa-dede din. Akala nyo, ha? Pakita mo nga, madam, kung sino mas malaki sa inyo ni Cherry White. Kaya nga! Wait lang, iano ko lang kasi nahulog eh. Nahulog, wait lang. May gulay! Ay, magpapadede din ako, Rafi! Oh, ano ka? Ano ka? Oh, ano? Selosang bakla ang puta! Yung robas ni ano ni Rafi Monyo ni Mang Tenor, putang ina, uminom siguro na robas siya dahil alam niya darating si Cherry White. Kaya siguro hindi pumasok sa Senado. Rafi, selosa ako. Okay, selosa ako. Dapat dito lang sa aking dede. Kakakaloko ka! Ang bastos mo, Mang Tenor! Hindi talaga mapigil. Hindi ba hindi pigilan? My God! May gulay. At yung dede ko, hindi rito. Okay, ito, magkahiwalay lang. Igaganya ko lang, dede. Nakakaloka! Di ba tinan mo yung mukha ni... Seriously. Yung mukha ni Rafi, di ba nasa baba? Actually, parang... I do not know. Correct me if I'm wrong. Or kung meron kayong alam na ibang video ni Rafi. Na nakatingila siya sa baba. I do not know. Below the face eh. Correct me if I am wrong. Di ba? Tinan mo yung mata niya. Nagkaroon po talaga ng down po. Oh. Ang meta po nung araw ko niyan. Facebook, Messenger. O, kita mo. Kapag kasi Sherry ang kausap niya, nakatingin siya sa mukha ni Sherry. Di ba? Pag si Sherry kausap niya, nakatingin siya kay Sherry. Kasi yung dibdib ni Sherry, puro cholesterol lang daw ang laman. Pag si Sherry ang kausap ni Mang Tenor, nakatingin sa mukha. Paano yung dede puro na cholesterol? Hindi ka tulad kay Cherry White. Ito na naman. Tingnan natin. Sinabi ko sa kanya yun. Paanong hinahack eh, nagko-content kami dito na na-log out lahat ng Facebook? Sabi niya, ulul ka. Ikaw lang gagawa nito. Alam ko yung ginagawa mo. Pero ano ang motibo para gawin? Tingnan mo. Ano ba, Rafi? Tumiga naman sa mukha. Tumiga sa mukha ni ano ni Cherry White. Oo, kalmado lang. Sabi ko hindi ko gagawin yan. Nandito po yung conversation sa akin. Pero sa palagay niyo po, bakit? Tingnan mo! Napapakamot na lang, ito matalab na siguro yung robas. Tingnan yung totoo! Galit yun, nakakatakot. Kaya nga, buhitapang eh. Opo, nakakatakot talaga. Seriously. Hindi, kaya nga po na ipagwalay na ako eh. Ayaw niya. Siguro, give it a try. Tingnan mo. Seriously. Napakawalang kwentang issue nito, Rafi. Tang ina mo, hindi ka pumasok sa Senado para lang interviewin mo si Cherry White dahil nagselos yung kanyang shota sa content niya na si Boy Tapang. Ikaw talaga yung nag-interview pa sa walang kakwenta-kwentang kasong iyan. Tapos hindi pumila, pasok agad sa banga. Apakadaming nakapila sa labas, Rafi Monyo. Tapos, lagi mong sinasabi, ikaw ang last resort ng mga mahirap. Lagi mong sinasabi na ikaw, higit kanino man, ikaw nakakalam kung ano sitwasyon ng mga mahirap dahil sila yung palaging lumalapit sa'yo. Pero sinagawa, ginawa mong ito, lalo mo lang silang inape. Alam mo ba sa ginawa mong yan, Rafi Monyo, lalo mo lang ipinadama sa mga kaawa-awa at pobreng mahihirap at hampas lupa na talagang nasa laylayan lang sila. Dahil itong si Cherry White, walang kahirap-hirap,
pasok agad sa banga. Di ba ang sakit? Alam mo yung mahirap na nga ako, pinamumukha mo pa na mahirap ako, by simply, paghihintay ng isang linggo sa labas at doon na ako natutulog, naglalatag ng karton, para lang mama i-teacher mo. Tapos si Cherry White, pasok agad. Tanginang yan. Lord, hi, hello, sir. Lord, yan, hello. Kulang na lang, lundagin ni Raffy Tuni, dahil ni Raffy Tuni yung dede. Correct. Di ba, plus the fact, nakita yun, may tsura ni Raffy Monyo. Mukha siyang demonyo talaga. Yung pagiging yung Mangkanor Unlock. Di ba, yung karakter niya, Mangkanor Unlock. Again and again. Nakatitig lang siya sa dede. Di ba, pero pag si Shiri ang kausap niya, nakatitig siya sa mukha ni Shiri. Dahil siguro baka nadidiri siya sa dede ni Shiri dahil puro kolesterol. Pero doon kay Cherry White, walang kakwenta. Sa totoo lang, walang kakwenta-kwenta yung kaso ni Cherry White. Sa totoo lang, same sila ni Romel Yap, malapira, nabastos. Miss Butterfly, gandang gabi, Miss A, hello! Pang-asar ka talaga, Miss A, from Miss Kahel. Sabi ni Sir Hernando, tigas toti, ano ba yan? Nagduduling na kay Cherry White. Nagduduling na siya kay Cherry White. Tama si Rakit eh. Parang nagduduling na siya kay Cherry White. Obviously, hindi siya nakatingin sa mukha ni Cherry White. May gulay mang kanor. Makakaloka. Jonathan Andaya, si Mang Kanor, pag alam niyang pagkakita ng malaki, yun ang isasalang niya kaagad, lalo na pagkilala tao. Correct ko, Sir Andaya. Correct. Yan nga yung sinasabi ko eh. Dahil nga sikat na vlogger, itong si Cherry White, inuna niya agad. Dahil alam niyang ano eh. Dahil alam niyang magba-viral. Napakadaming mahirap na nakapila sa labas. Halos doon lang nga sila natutulog. Hindi mala nakapasok niya sa ano. Hindi mala nakita sa TV. Para nag-feeling artista din sila. Tapos ayan lang. Pasok agad sa banga si Cherry White. Ang inang yan. May x-ray machine yung paningin ni RT. Rapi kunto. Baliw! Oh. Di ba nakakaloka? I mean, if it is true, Raffy Monyo, na yung pagtulong, if it is really true yung pagtulong mo na, no, sana be fair. I mean, unahin yung dapat unahin. Di ba, first, hindi ba first come, first serve dyan? Or depende kung viral ka? Di ba dapat ang pagtulong first come, first serve? Or depende sa emergency-ness? Emergency-ness. Depende kung gano'n siya ka-emergency. Di ba? Kung gano'ng ka-emergency, kung ito dapat unahin kasi emergency ito. Or gawin nating normal, first come, first serve. Pero sa cases ng mga sikat na vlogger, or sa cases ng mga celebrity, sa cases ng mga nag-viral na, inuuna agad sila. Dahil ba alam ni Raffy Monyo agad na meron silang mapapalang views? Meron agad silang siguradong kikitain. Dahil nga, si Cherry White at saka si Boy Tapang ang nasa issue. Na kahit walang kakwenta-kwenta, diba, pinatulan mo pa, inuna mo pa yan, kesa doon sa mga mahihirap, yung mga totoong mahihirap, totoong nangangailangan ng tulong na nakapila sa labas. May gulay, grabe. Mary Lebron, present here today, pero late yata ako. Okay na, Miss Mary, hello. Jel Bandavia, hello, hoy Fabio, halata na for the views. Kaya nga, hoy Fabio, 550, halata naman na for the views. Helen Malyari, certification lang ibibigay pag alam na hindi kikita sa tao, correct. Diba? Sassy girl, sikat kasi madam, kaya nga. Diba? Huwag mong ipamukha, Raffy Monyo, sa mga mahihirap na mahihirap lang sila na hindi sila ang priority mo. Diba? Miss Kahel, urgency. Diba? Siyempre, may subscriber na sila, Cherry. Correct! Ayun na nga eh. Dahil nga masip, meron na subscriber to sila, Cherry, inuna mo. So, paano mo ngayon papaniwalain kami na mahal mo ang mga pobre? Siyempre, mga pobre, paniwalang-paniwala sa'yo eh. Hindi nila naiisip na yung ginawa mo pag-una kay Cherry kesa sa kanila, ay pagpapakita lamang na wala kang tunay na pagmamahal o malasakit sa kanila. Paano mo natin? Paano mo natin na unahin si Cherry White sa matalang ang daming hampas lupa na gabi pa lang ilang araw na doon natutulog, makapasok lang, may feature nyo lang, may air nyo lang, sa Raffy Monyo in action. Diba? Hindi mo alam kung ano mararamdaman nila. Puta kayo, nakararating lang ni Cherry White. Pasok agad sa banga. E sila ilang araw na doon. My God.
Nakaloka. Sir Duz. Ay, dun sa bad. Ewan ko din dyan sa mga pumila ng 3D's art. Eh, wala rin ba sa sarili. Correct. You know what? You know what, Sir Duz? Kasi ano yan eh. Pag sobrang hirap mo, wala ka ng ibang kakapitan kundi ang pag-asa. Pero alam mo yun, dahil mahirap ka, wala kang magagawa na kahit ano. Wala kang pamasahe. Wala kang pabiling pagkain. Or kapos na kapos ka. Ang gagawin mo na lang, kumapit ka sa pag-asa. Na napaniwala sila. Mindset ba? May mindset sila ni Rafi Monyo na si Rafi Monyo ang kanilang pag-asa. So yung mga mahihirap, alam mo yung mangungutak sila ng pamasahe o maglalakad sila, makapunta lang doon dahil sa paniniwalang ito ang pag-asa. Na si Rafi Monyo, wala kang konsensya, nililoko mo yung mga tao. Gustong-gusto mo yung mga tao mahirap para laging lalapit sa'yo dahil gusto mo ikaw ang kailangan nila. Na kung tutuusin, hindi mo naman talaga sila tinutulungan. Like for example, napakasimple ito, basic example. Sikat, inuna mo. Dapat ang inuna mo, yung talaga kailangan unahin. May gulay. Sassy girl, million subscriber si White. Correct, correct, totoo. Lord Lenny, shoutout mo daw si ano, si Cheryl Santa Maria, meron kang fan. Ayan, si Lord Lenny, meron kang fan. Nakakalokong ako ang nakapila na tatlong araw pang hinahanap ko na lang pumila. Hindi, totoo. Kahit naman siguro ako, yung 3 days na ako nakapila, baka pang hinahan din ako. I do not know. Alam mo, we are lucky because wala tayo sa sitwasyon nila. Alam mo yun, pero my God. Ang daming pumipila ni Rafi Monyo at alam na alam mo yan. Bakit kailang unahin mo si Cherry White? May gulay. Gladys Rufo, bakit hapas na ba ang termo sa mahihirap? Oh, kina-question mo. Hindi ako ang nagsabi niyan. Si Rafi Monyo, tawag niya sa mahihirap, pobre. Okay? Si Erwin Tulfo ang nagsabi ng hapas lupa. Okay? Si Erwin Tulfo. Kaya ka nabubwisit ka, mabwisit ka kay Erwin Tulfo. Ah, bakit si Rafi? Tawag niya sa mahihirap, mga pobre. Okay lang. Pag ako tawag ng pobre, ano ko? Ano ba yun? Mapanglait? Matapobre ako? Dahil tinawag ko hampas lupa, matapobre ko? Si Erwin ang tumawag na hampas lupa sa kanila? Aloka. Suntok sa buwan ang paglap. Correct, suntok sa buwan. Depende sa istorya mo. Kung maganda ang istorya mo. Meron pang instances na ano eh. Iti-twist nila yung istorya mo para mag-viral talaga. May ganun eh. Raket, VIP treat. Pag vlogger and kabitan foreigner, hindi pang masang art. Correct. Correct. Tama si Raket. Di ba, VIP treatment. Meron. Basta vlogger ka or kabitan. Or mga foreigner. Pasok agad sa bangayan. Eh, syempre, for the views. For the views. Alam mo na mga Pilipino. Yan ang mga tipo. Alam natin, number one criteria sa RTIA. Malaki ang dede. Hello, ka-epic narrator. Hello, si epic narrator. Hello. Hello, Miss Say Good Afternoon. Sorry na busy for you. Ah, okay lang. Sorry lang. No problem. Jel Bandavia, magkapatid nga sila. Correctness. Diba, yung mananayang, yung mga tumataya daw sa sugal na mga less fortunate, yung mga hampas lupa, sabi nitong si Erwin Hayop. May dadibis karte sa Super DM. Ay, tapos sa Super DM, diba? Kaya siya nagalit niya dahil ang alam ko si Super DM, parang ano yan eh, parang dati siyang dati yung follower ni Rafi Monyo. At napaniwala din siya, di ba? Pero nung pumunta siya sa Senado, ano na, suplado ang putang inang si Rafi Monyo. Di naman sila tinulungan, di ba? For the views nga lang. Kasi kaya huwag kayo magpapaniwala dyan. Ay, nakakaloka. Nakakaloka. Andrew Tang, dapat mataas ang comic entertainment value para prioritize. Pwede. 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 Diba? At ito ha, may kulto si Mang Kanor dito, Miss A. Kaya nga may kulto, hayaan mo na yung kulto na yan. Sa aking palagay, what's funny ng light at nagmumura na ng tao tapos yung nanonood sa nasa isip ay at least nakatulong? Correct. Walang ano nga, walang logic ang mga tool fanatics. Hindi nila alam yun. Ang mahalaga sa kanila nakatulong. Kahit nga, di ba? Kahit na pinabayaan niya, inabandonan niya ang kanyang asawa at anak, ang mahalaga nakatulong. What the heck? Sus, kung pupunta ko sa ITA, sasama ko na lang si Miss A para paligurado.
Nako, sabay tayong matutumba dyan. Say, Dons, huwag mo na ako isama, madadamay ka, tumba ka din dyan. O si Miss Lebron, ha? Si Miss Mary Lebron, meron siyang experience. Pumila din kami dyan, 2018, lima kami, pero isa lang ang pinapasok ng guard. Tapos na-screen yung kasama namin ng mga assistant ni RTA, tapos repera lang palang ibinigay sa amin. Oh my God. Oh my God. Kita mo na. Hindi kasi viral nito si Miss Lebron eh. Yung tropa nila, lima sila nagpunta doon na dahil hindi sila viral, hindi sila sikat. Hindi sila tinulungan. Hindi sila tinulungan. Alam niyo ba? Okay, alam niyo naman siguro ng ITIA ay isang foundation. So, ibig sabihin, dapat tumutulong kayo sa mga taong nangangailangan. Kasi di ba ang foundation, hindi na pinagbabayad ng gobyerno ng tax dahil nga tumutulong kayo sa mga tao. Plus the fact na maraming nagdo-donate, maraming nagbibigay ng pera dyan para pagtulong niyo sa mga tao. So, bakit? Bakit meron kayong mga hindi tinutulungan? Meron bang foundation na pinipili lang ang tinutulungan? Foundation ka nga eh, kaya nga exempted ka sa tax. Yan yung kapalit na binibigay ng gobyerno bilang pagtulong nyo sa mga tao. Pero ang Ratimonyo in Action, ibang klaseng foundation. Pipiliin lang nila ang kanilang tutulungan, yung mga mag-viral lang, yung mga sikat lang. You know why? Tutulungan nila yung mga makakatulong lang din sa kanila. Okay? Tutulungan nila yung mga makakatulong lang din sa kanila. Like for example, si Miss Lebron, I'm sorry Miss Lebron, nagagamit tayo itong example. Ha? Si Miss Lebron, hindi kasi siya sikat eh. Lima sila, hindi sila sikat, hindi sila kilala. Kaya kung iti-feature sila ni Ratimonyo sa Ratimonyo in Action, hindi kikita dahil hindi nga sila sikat. Kita mo si Cherry White, pasok agad. Mayroon bang foundation na ganyan? Hindi ganyan ang foundation Ratimonyo, tutulong ka. Di ba, meron kang kapangyarihan na tumulong. Di ba? Meron kakayanan na tumulong. Lalo na maraming nagdo-donate yan dahil nga foundation kayo. Pero hindi ganyan ang ginagawa nyo. Naalala ko na naman si Seboji ba yun? Yung PWD na humingi ng tulong kay Ratimonyo. Ulitin ko lang, na-vlog ko na ito eh. Gusto lang niyang magkaroon ng pampuhunan, pangtusino, longganisa. Parang 6,000 lang yata hinihingi, less than 10,000. Hindi siya binigyan ng Rafi Foundation, my God. Samantalang, yung kano na di umano iniskam nung magandang dalagang Pilipina, binigyan niya ng $5,000. $5,000, men. Can you imagine? Samantala yung PW din Pilipino. Hindi niya binigyan ng pangtusino at longganisa. Wala pang 10,000 inihingi, 6,000 lang yata. Pero hindi binigyan ng tulong. Kada tumatawag itong si PWD, ang lagi sabi ni Shirim, "Hello, hello? Sir Boji, Choppy. Hello? Hello, Choppy, Choppy." Laging ganun. Kaya ang ending, si PWD wala na. Hindi na. Kasi hindi siya pinapakinggan eh. Nakakaloka. Lalo na yung medical emergency sana. Correct, Ms. Cahel. Lalo na yung mga medical emergency sana. Yun ang mga inuuna mo, hindi mga ganyan. Dato prototype, wala kasing tax kasi dapat wala sila income tax o kita dahil dapat lahat ng papasok ng pera sa kanila ay bibigay lang sa mga tao, hindi dapat ginawa sa sarili o sa buhay. Correctness! Pasok na pasok sa bangay sinabi mo, Sir Dato prototype. Yung pera na kinikita o dumadating sa kanilang foundation, hindi dapat nila ginagamit yun sa kanilang personal na luho. Pangtulong sa tao yan. Kaya nga nagdo-donate yan para itulong nyo. May gulay. I-vlog mo TV, kung hindi mag-viral, dapat lahat ng pumipil at binibigyan. User lang yes. Correctness. Buti na nakita mo yan, i-vlog mo TV. Hindi na nakikita yan, Tulfo Natix. Hindi na nakikita yan. Tama, problema ng ITIA Foundation, mga nakapila, hindi problema ni Miss A yan. Correctness. Ang foundation dapat walang pinipiling tulungan from Lizelle. Correct. Correct. Diba? Diba? Yung totoo lang. Nakakaloka foundation. Pili lang ang tutulungan mo. May gulay. Alamat ng siko. Hindi ko alam yan. Ano yun? Hawaii 500 pesos yata, Miss A.
Yes, 5,000 basta $5,000 ang binigay niya doon sa ano. Samantalang sa totoo lang marami nang lumapit kay Rafi Monyo na mga na-scam di umano ng mga kapwa niya Pilipina. Di ba napapanood ba 'yun yung mga lumalapit sa foundation niya na na-scam daw sila? Pero hindi sila binigyan kahit $1,000 nitong si Rafi Monyo. Pero yung kanon na kalbo, $5,000 ang binigay niya. Pero yung mga Pilipina na lumapit sa kanya ng mga na-scam, hindi niya binigyan kahit $100. Si Atty. Claire Casson tumulong dyan. Ah, oo, oh, yun, tama. Miss Mary Libran, tama ka. Si Atty. Claire ang tumulong dyan. Nag-ambag-ambagan sila. I think sila direct trading din yata nagbigay. Para lang mama, ano, maboyong 6,000 para may bigay sa PWD. May gulay. Nakakaloka. Ay, nako. Ito pa, si Donita Rose, host comedian, isang tawag lang, nabigay ka niya 500,000 sa ospital siya. Oh my God, totoo ba yan? Nakakaloka. Samantalang madaming tunay na pobre na lumapit, referral ang binigay. My God. Okay, i-content si Niyahoma para mayroong content na hindi sikat. Melo, ano yung alamat ng siko? Ano yung alamat ng siko? I-vlog mo TV, tuloy-tuloy lang po sana pag-gisi sa mga telepon natin. God bless po, mamarami sa... thank you so much, i-vlog mo ka TV, thank you so much. By the way, ito ha, tapusin ko na to si Cherry White kasi walang kakwenta-kwenta talaga, sa totoo lang. Ito, nakita ko to, matagal ko nang nakita to. Panoorin nyo ha, papanoorin nyo kung papaano. Kung paano sisirain ni Rafi Monyo ang buhay ng isang hampas lupang kaawa-awang pobre. Ito ha, iba tayo, ibahin natin topic ha. Ibahin natin itong topic na to. Kaawa-awang pobre. Kung paanong sinira ni Rafi Monyo ang kanyang buhay. Asan ba yan? Ito ba yan? Rafi, kung saan lumapit ayan po sa ating... Iniwanan niya si Sir Ryan? Gusto niya na po makipaghiwalay. Sabi daw yun doon ang desisyon ng tatay. In short, iniwanan niya si Sir Ryan? Ito. Panoorin niyo ito, ha? Desisyon ng tatay niya. Ma'am Kimberly, iiwanan mo na si Ryan? Mas gugustuhin ko na rin po nung maging ganun kasi mahirapan po ko sa kanila. Teka muna. Nung pumunta niya? Ma'am Kimberly, iiwanan mo na si Ryan? Mas gugustuhin ko na rin po nung maging ganun kasi mahirapan po ko sa kanila. Teka muna. Nung pumunta ka sa akin... Ito, ibang issue na to, ha? Okay. Bibigyan mo na, isa ibang issue na to ha, ito yung sinasabi ko sa inyo na ano, na sisirain niya ang buhay ng isang pobre. Di ba sabi mo, Rafi, mahal mo ang pobre? Tingnan mo yung ginawa mo rito. Okay. May lumapit kay Rafi Monyo, yung kapatid, actually si Ryan. Si Ryan ay isang na-aksidente. So yung kapatid niya, lumapit sa Rafi Monyo Turbo, kasi nga, yung kapatid niya na lalaki, si Ryan, iiwan na nung asawa dahil hindi na raw niya kayang alagaan yung kanyang asawa. Okay, so lumapit pero yung kapatid. Pero tingnan mo gagawin niya. Okay, Sir Ryan. Kung wala kang dalang picture ni Sir Ryan, so yeah, panoorin natin. Ngayon, iiwanan mo na. Opo. Bakit mo iiwanan? Kasi hindi ko na po kaya makisama po sa kanila. May sakit siya, kailangan ka niya. Hindi ko na po kaya makisama sa kanila. Ma'am, dahil sa pamilya niya? Pwede ko po bang i-ere to? Sige po. Dahil iiwanan... Actually, mom, ako hindi rin ako por pabor na dahil gulay na yung asawa mo, iiwanan mo na. Pero alam mo yun, kanya-kanya kasi tayong buhay. Okay? Lipat tayo kay Ryan, ha? Kaya lang kasi kanya-kanya tayong buhay, eh. Okay? Meron talagang matiisin. Meron namang hindi. Although hindi ko tinatolerate yung hindi matiisin, ha? Kaya lang, iba-iba tayo lahat. Hindi pwedeng yung sa akin, i-apply ko sa'yo, o yung sa'yo, i-apply mo sa akin. Okay? Alright? Panoorin nyo kung anong ginawa ni Rafi Monyo dito, ha? Kung paano niya rin sirain ang buhay ng isang hampas lupa. Panoorin nyo to. Ito? Dahil iiwanan niya po yung kapatid ko, kasi alam ko pong may lalaki siya. Sino lalaki? Pinsan ko po. Oh. Baalam niya nung linggo dun sa tatay niya. Pero nalaman na, may dun sa nakitranglil. Ito yung kapatid eh. Kimberly, bakit sa pinsan pa niya mismo talaga ang sakit nun? Hindi ko rin po alam. Gaano katagal yung relasyon niya ni Kapatid? 2 weeks pa lang po. Okay ha, wait lang ha. Si Kimberly, na in love sa pinsan ng kanyang asawa si Ryan. Hindi ko to na-tolerate yan. Pero come on, nangyayari talaga yan eh. That's the reality.
That's the reality of life. Although hindi ko siya tinotolerate, kaya lang nangyayari yan eh. Itong si Kimberly, marupok. Hindi niya nakakayang alagaan ang kanyang bedridden na asawa. Okay? Hindi ko sinasabing taba yun, ha? Kaya lang, ito yung kaso niya eh. Okay? Na-in love siya sa pisa ng asawa niya. Tingnan mo ang gagawin ni Rafi Monyo. Iwanan si Ryan na kung saan kailangan na kailangan kanya dahil helpless siya. Anong dahilan ba't may pinagpalit si Ryan sa pinsan niya na si Franklin? Sa oras na yung sinugod po yung asawa ko, siya po yung naggabay sa akin at tumulong na sinungaling po yung loob ko po. Sabi ko po na... Wait lang ha? Ano ba to? Wait lang ha? May business. Ano ba yung sinasabi mo? Wala ka bang credibility na sa verifiers ka pala? Ano ba yan? Ano ba yung sinasabi niya? Ano? Bakit ko inano? Anong tawag dito? Palita? Hinide ko yung... Wala akong hinahide. Hindi ako mahilig mag-hide. Everybody's welcome here, okay? Alfredo Palita, wala ka palang credibility na sa verifiers ka pala. Ah, ano yun? Vlog ko yan about sa mga liberal party. Okay? Alam naman nating lahat na ang verifiers ay kampi sa mga dilawan. Okay? Nakakaloka. Ni Hauma, opinion lang talaga ni Miss A. Sinasabi niya, kaya wala tayong pakialam sa opinion niya. Kung sabihin niya, hindi masarap ang ice cream, wala tayong magagawa. Dahil para sa hindi, tama naman. Lahat tayo may kanya-kanyang opinion sa buhay. Okay? Palitat ni Hauma, isa lang yan. Ay, ganun ba? What's up, Miss A? Hello, Punk's not dead. Wala pong hina-hide ang mga mode. Kaya nga, hindi ko alam kung ano sinasabi mong hide-hide na yan. Walang nag-hide dito, Palita. Walang nag-hide. Nakakaloka. Alright, and then like, tatutuloy ko lang to ha, kasi gusto kong makita nyo kung anong gagawin ni Rafi Monyo dito. Sabi ko po lang po sa kanya, nilalakasan ko ang loob ko, parang hindi ko na yata kaya dahil sa ngayon pa lang ako ang sinisisi nila kung bakit di ko daw agad dinala sa ospital ang anak nila. Bakit po? Kaya ko po bang buhatin ang anak nila? At dahil doon na in love ka sa kanya? Kumbaga, kaibigan lang po yung tuloy ko pa sa kanya una. Kailan nag-umpisa yung nagka-una kayo? Yung araw na po na hirap na po ako sa pagtitinda ko po. Kasi mahirap po pala magtinda yung binigyan namin. So, kinonsensya mo pa kami. Nagbigay kami ng hirap sa'yo. Hindi naman po. Sino unang lumapit? Ikaw o si Franklin? Si Franklin po. Nilapitan ka? Opo. Anong sinabi ni Franklin? Kaya niya naman po daw tustusan yung pangangailangan ng mga bata. Kaya kayo na lang on dalawa? Siya na rin po nagpilit po sa akin. Sabi niya po na kaya niya rin po daw maghintay kung sakaling hindi ko okay. Pa na kaya. Okay. Nagkainlaban. Nagkahulugan ng loob si Pinsan at saka itong si Kimberly. Hindi ko yan tinotolerate, pero nangyayari yan talaga eh. May mga babae talagang mahina, lalo na mahirap, kumakapit sa patalim. Hindi ko siya tinotolerate, pero real talk lang tayo. May mga ganyang talagang sitwasyon. Pero tingnan mo kung anong gagawin ni Rafi Monyo. Tingnan mo kung anong gagawin ni Rafi Monyo, ha? Sa mga hampas lupang ito, tingnan nyo. Pagkatapos nun, anong nangyari? Pumunta po kami dyan sa may barracks niya po. Nag-usap po kami. Ano ba trabaho niya? Pintor po. Pagdating sa barracks, ano nangyari? Pinag-usapan po namin yung plano niya. Tapos yung plano ko po. Na sabi niya, sa'yo yung desisyon kung babalik ka pa doon o hindi. Tinanggap mo yung kanyang alok na makipag-relasyon sa kanya? Tinanggap ko po. Kasi po nung ito ha, sabi ni Alfredo Palita, anong iniiyak mo diyan? Tinulungan 'yan, binigyan ng negosyo kaso abusado 'yan, naubos na 'yung puhunan. Actually sa part 1 na 'yan, totoo 'yung sinabi ni Palita. Humingi siya ng tulong, binigyan ng puhunan ni Rafi Monyo. Okay? Kailang ang buhay hindi perpekto, Palita. Ang buhay hindi perpekto, katulad ng buhay ni Rafi Monyo, hindi rin perpekto, 'di ba? Hindi niya na-handle ng maayos 'yung negosyo. Yung tindahan ng mga gulay niya. Na-inlove siya sa iba. Hindi ko tinatolerate yun, pero yun ang nangyari talaga eh. Ngayon, yung kapatid ni Ryan, lumapit kay Rafi Monyo, kasi nga, iiwanan na nung misis. Itong si Ryan, dahil sasama na nga sa iba. Ang gusto lang natulong nung kapatid, kung pwedeng ituloy yung therapy na ginagawa doon kay Ryan. Diba? Bakit kailangan isama pa si Kimberly dito? Ang gusto lang naman humingi ng tulong nitong kapatid na mapaterapy ulit yung si Ryan dahil nga iwanan na siya ng asawa niya. Pero kailangan talaga invited si ano? Si Kimberly. Para ano? Para ipahiya mo? Hindi ko kinakapit si Kimberly dahil hindi ko rin gusto yung ginawa niya. Pero hindi natin hawak ang buhay niya eh.
mahina siyang nilalang. At hindi natin, hindi ko siya husgan dahil doon. Dahil na tayo may kahinaan. Pero ang pinupunto ko dito, yung kapatid, lumapit kay Rafi Turbo dahil gusto niyang ipaterapi ang kapatid niya. Pero si Rafi Monyo, kailangan talagang kumbidahin pa yung asawang mangiiwan. Para ano? Para ipahiya siya? Para ipahiya? Nung linggo, yung anak niya po iniwan niya sa amin, kung oh. Di pa nakala sa isyan. Tapos, doon natulog kay Franklin, doon sa barracks nila. Ay, may nangyari na sa inyo kung natulog na kayo? Nag-jack-FY siguro po. Ma'am Kimberly, kung kayo po nagsiping na ni Franklin, may nangyari na imposible na alam kung magsiping na kayo, magtabi na wala nangyari at nakapikit yung pareho. So anyway, iniwan mo na yung mister mo. Pati ba naman yung baby? 20 hours, hindi mo ba pinadeda yung anak mo? Anong klase kang inang, Kim? Tinitagas kita! Sabi ko, yung anak mo kunin mo kasi kawawa naman. Hirap-hirap si na mama doon. Nalamig na yung kamay. Franklin? Hello po, sir. Franklin, ba't ka naman ganun? Ito, ito, pakinggan nyo to, pakinggan nyo to, ha? Sa pinsan mo, na si Ryan, ano kang klaseng pinsan? Walang hiya ka talaga. Hindi ka naawa sa pinsan mo kay Ryan? Naawa po, sir. O, kung naawa ka, bakit mo kasi sinulot ito si Kimberly? Napaka walang hiya mo rin, ano? Tuloy, pati itong baby nila, nagmumukhang kawawa ngayon. Mayaan. Bastos ka rin, Franklin, ano, andito ka lang sa harapan ko. Tinadya ka lang kita, itong computer, inampas ko ito sa mukha mo. Yabang! Tanggal pa kita dyan sa trabaho mo, eh. Paano kung halimbawa tinawagan ko yung boss mo at sinabi ko tanggalin ka dahil... Yun ang sinasabi ko. Okay, ang problema dito, ito ang sinasabi ko, ha. Hindi ko alam kung correct me if I am wrong, ha. Ito sarili kong opinion to, ha. Yun ang sinasabi ko, eh. Si ate, lumapit kay Rafi Monyo dahil gusto niyang ipaterapi ang kuya niya. Okay, yung kapatid niya. Itong babae niya, si Kimberly, meron ng shot ang iba, itong pinsan. Na ang problema, bakit kailangan papatanggal mo sa trabaho yung pinsan? Pintor lang siya. Di ba? Mababa lang ang sweldo niya. Bakit kailangan mo siyang tanggalan ng trabaho dahil sinota niya itong si Kimberly? Ano namang kinalaman mo doon, Rafi? Tulungan mo si Ryan dahil nangangailangan siya ng therapy. Okay? Pero hindi mo kailangan tanggalan ng trabaho yung pinsan na lalaki dahil lang sinota siya ni Kimberly. Labas ka na doon! Labas ka na doon! Ewan ko, mali ba ako? Tutulungan mo si Ryan tapos yung pinsan niya, sisirain mo ang buhay? Yan ba'y makamahirap? Sana hindi mo na pinanghimasukan yung issue na yan. Hayaan mong solvin nila ang personal na problemang iyan. Okay? Problema na nilang magpamilya yan. Kung sinota ni Kimberly yung pinsan ng asawa niya, hayaan mong solvin nila yan. Dahil hindi naman yan ang nilapit nila sa'yo. Ang nilapit nila sa'yo, gustong ipa-therapy. Itong si Ryan. Tapos tutulong may therapy si Ryan, pero tatanggalin mo naman ng trabaho itong pinsan niya. Pero dahil mahirap lang siya, wala siyang kapalag-palag. Wala siyang kapalag-palag. Sino ka para sirain mo yung buhay ng pinsan? Labas ka na doon. Kung nagtsuktsakan sila palagi, nagtsuktsakan sila araw-araw, wala ka na doon. Hayaan mong solvin nila yung problema nilang personal na yan. Masyado kang power tripping. Eh kung tawagan ko yun, ano, yung boss mo, sabihin ko, tanggalin ka sa trabaho. Ang ina mo, hindi ka makatao. Hindi ka makatao. Pobre yan, alam mong walang kalaban-laban sa'yo, pobre, gaganyanin mo? Ang ina mo, kabwisit. Halimbawa, yan ha, tinan mo ha. Tinawagan ko yung boss mo at sinabi ko tanggalin ka dahil wala na po ako ibang mapapatawan, sir. Umami na itong si Kimberly. Kasi ang next move ko, sisiguraduhin ko, masisipa ka sa trabaho. Bakit? Wala ng trabaho si Frank. Bakit? Bakit ang next move mo, sisiguraduhin mong mawawala ng trabaho si Franco? Bakit yan ang iyong next move? Bakit kailangan mong tanggalan ng trabaho itong si Franco? Dahil naging shota niya si Kimberly? Bakit? Marami naman talaga mag-asawa na naghihiwalay. Although hindi ko yan tinotolerate. Pero nangyayari yan eh. Naghiwalay yung mag-asawa, tapos yung babae nagkaroon ng jowang iba. Ang gagawin mo, tatanggalan mo ng trabaho? My God! Akala kong mahal mo yung mga pobre. Sa totoo lang dapat, Rafi, hindi mo na pinanghamasukan yan. Tutulungan mo si Ryan, pero tatanggalan mo ng trabaho yung pinsan niya. Anong klaseng ano, pag-iisip meron ka? Kayabangan.
Kayabangan, tangina. Diba? Nakakaloka. Iba ka sa trabaho. Kimberly, kung wala nang trabaho si Planting, ano mangyari sa inyong dalawa? Wala rin po. Ano nangyari doon sa binigay kong negosyo na? No, wait lang ha. Umamin na itong si Kimberly. Wait. Si sinulot itong si Kimberly. Napakawalang yamo rin ano. Tuloy pati itong baby nila, nagmumukhang kawawa ngayon. Kayaan. Bastos ka rin, Franklin, ano? Andito ka lang sa harapan ko. Tinatya ka lang kita. Itong computer, hinampas ko ito sa mukha mo. Diba? Ano, tapos kung makapagsalita ka, para namang malinis ka. Para ka namang walang ginawa din. Diba? I mean, wag tayo masyado magmalinis. Kung ang kinukutsa natin, mas madungis pa. Ay kung mas madungis ka pa sa kinukutsa mo. Naintindihan mo? At least ito si Franco binata. Kahit sinulot niya si Kimberly, nagkain labas sila, binata. Ito ikaw. Ikaw, ano ka? Ilang kasal ang ginawa mo? Ilang babae ang niloko mo na sinabi mo binata ka? Diba? Ilang anak ang idinidinay mo? Lalang sabi mo anak mo dalawa lang, pero ang katotohanan, apat ang anak mo. Huwag kang masyadong mangutsa ng tao na para namang malinis ka. Katulad yung issue niya ni Kimberly at saka ni Franco, labas ka na dyan, pera na lang kung ihingi nila ng tulong sa'yo yan. Pero hindi yan ang issue dito, si Ryan gustong ipa-therapy. Labas ka na dyan sa panglalalaki ng babae. Hayaan mong solvin nila yan sa personal nilang paraan. Ang issue dito, si Ryan gusto magpa-therapy. Tangina mo, tapos tatanggalan mo na trabaho yung isa? Masyado kang mayabang? Diba? Wala naman siyang, from Miss Cahel, wala naman siyang violation sa work niya. Ano kayang grounds para ipatanggal? Bawal nga magtanggal ng walang paglabag sa rules ang management. Correct, Miss Cahel? Dahil nagpa-power tripping siya. Dahil gusto niyang ipakita na he is above the law. Gusto niya ipakita na siya ay kinatatakutan. Gusto niya ipakita na kung anong gusto niya, pwede magagawa niya, matakot kayo sa kanya. Para sabihin mong, ang next step ko, sisiguro din kung matatanggal ka sa trabaho at sino ka para tanggalin siya ng kabuhayan? Paano kung siya ang breadwinner ng kanyang pamilya? Paano kung ang nanay niya o tatay niya may sakit, siya ang bumibili ng gamot? So ilang buhay ang papatayin mo nang dahil lang sa kayabangan mo? Magandang intention mo na tulungan si Ryan sa pagpapaterapi. Pero wala kang karapatan na alisan ng buhay si Franco. Diba? Tapos sasabihin mo ngayon kay Kimberly, paano ang Kimberly? Matatanggal na sa trabaho si Franco. Ano na mangyari sa inyo? Sisirain mo pa yung relasyon ng dalawa? My God! Diba? Kaya nga sumama na si Kimberly sa kanya eh. Dahil sabi ni Franco, kaya siyang tulungan o sustentuhan at saka yung anak nila. Tapos ang gagawin mo naman, sisirain mo naman yung relasyon nila. Although hindi ko siya tinotolerate. Pero pinag-usapan natin yung realidad. Realidad ng buhay. Okay? Iniwan ni Kimberly yung asawa niya dahil hirap na siya, dahil hindi niya na kayang panindigan yung pag-aalaga sa gulay niyang asawa, nagkaroon siya ng bagong relasyon, nasisirain mo naman? Sa bagay, alam mo to si Rati, baliwala lang sa kanya manira ng relasyon. Kasi nga, sariling asawa at anak niya, sinira niya din naman. So, wala siya talagang malasakit. Kung si Julie nga, tsaka si Grandy eh, hindi niya pinagmalasakitan. Ito pa kayang mga taong ito, nalalutat mga hampas lupa. Diba, nasa laylayan, mga pobreng kaawa-awang mahihirap. Alright. Alfredo Palita, umpisa pa lang, wala dapat sila sa relasyon na yan. Alam mo, Alfredo Palita, nangyari na eh. Bakit si Ratimonio, di ba? Umpisa pa lang, dapat hindi niya iniwan si Miss Julia at saka si Miss Grandy. Pero iniwan niya, di ba? Iniwan niya, di ba? Nagpakasal siya sa iba. Apat na beses siya nagpakasal. You don't say that. Wala kang karapatang manghusga.
kung ang pinagtatanggol mo, mas mabaho pa sa hinuhusgahan mo. Okay? Umpisa pa lang, dapat walang relasyon. Umpisa pa lang, dapat si Raffimonyo, hindi niya iniwan ang asawa at anak niya. Yun dapat, umpisa pa lang, hindi niya dapat iniwan. Bobo. Di mo pala tinotolerate, pero okay lang mag-iskabeche sila, tas iwan yung ni Ryan na may sakit para sariling kaligayahan niya. Bakit? Bakit palita? Palita? Bakit Alfredo palita? Di ba si Raffimonyo, iniwan niya si Julie na mahirap pa sa daga, tapos kinabit niya si Jocelyn na mayaman? Anong pinagkaiba? What's the difference between the two? Ang pinagkaiba lang, umaman si Raffy dahil kay Jocelyn. Pero ano pinagkaiba? Di ba? Tinotolerate din ni Raffy ang mga iskabeche. Ilan ang kabit ni Raffy, Alfredo Palita? Hindi mo ba alam? Ilan ang kabit niya? Di ba naging sugar daddy pa yan ng estudyante? Putang ina, walang kaawa-awa tong si Raffy. Tinuturbo niya, estudyante. Wala kang kahiyahiya sa katawan. Tang ina mo, isa kang D.O.M., dirty old man. Ang syota mo, may asawa ka. Ang syota mo, estudyante. Kinakama mo, estudyante. Putang ina, batang-bata ang katawan mo, tinuturbo mo. Putang ina yan. Palita, pag-isipan mo yung sinasabi mo. Diba? Yung pinagtatanggol mo, siguraduhin mong malinis. Eh, pinagtatanggol mo, mas mabaho pa sa kinukutsa mo. Diba? Kapal ng mukha mo. Bobo! Nako. Diba? Sasabihin mo, gaganyan-ganyan ka, tingnan mo muna si Raffimonyo. Sa totoo lang, wala siya sa posisyon na mag-a-advise ng ganyan dahil siya mas madungis pa kesa sa mga pinipintasan niya. Diba siya na rin nagsabi, diba, don't go to court if your hands is dirty. Dahil ikaw masisilip ka din. Pero ano ginagawa ni Raffimonyo? Dahil nga si Raffimonyo ay manhid, makapal ang mukha, kakarobas, pati mukha tumigas, ganyan na siya. At ang masama, pinanindigan niya, pinaniniwalaan niya ang sarili niya na ay siya isang magandang ehemplo, na siya isang modelo, na siya isang mabuting tao. Na kayo mga tulpunatics na bobo, asa sa ayuda, mga tamad, ipokrito at ipokrita, ayos lang. Ang mahalaga na katulong, bobo, bobo. Ang nakakagigil. What do you mean maghinala ni Hauma? It's all over the news. Ano ba yung maghinala na yan? Panoorin mo yung video ni Miss Julie. Asan patunay mo dyan sa mga iinyak mo? Wala kang ebidensya. Wala akong ebidensya? Ano ebidensya sinasabi mo, Palita? Kasi nagbubulag-bulagan ka. May sakit ka sa utak, Palita. May sakit ka sa utak na kahit nakikita mong mali, wala pa rin sa iyong talab. May sakit ka sa utak. O baka tamad ka, umaasa ka sa ayuda, kaya ganyan mo na lang ipagtanggol si Raffimonyo. Puro lang daw kayo hinala, Miss A. Ano naman paghihinalaan ko? Bakit naman ako maghihinala? Diba? Bakit ako maghihinala? Panoorin nyo kasi, huwag kayo magbulag-bulagan. Ang dami na nag-i-interview kay Miss Julie. Pati sa anak niya, nagsalita na rin. Hinala ba? Yung kay Barbara Milano, hinala lang ba yun? Nasabi ni Raffimonyo, binata siya. Utang ina, tatlong taon niyang tinurbo ng tinurbo hanggang maubos ang katas nitong si Barbara Milano. Tapos ang ending, malalaman niya, may asawa pala. And mind you, noong mga panahon na kinakama niya, tinuturbo niya gabi-gabi, itong si Barbara Milano, di ba asawa niya na si Jocelyn? Kinakasama niya si Jocelyn po ba? Tapos tumuturbo pa siya sa iba? Diba? Si Lisel, may anak siya dun ah. Hindi niyo ba alam yun? Hinala ba yan? May anak si Raffy kay Lisel. Nakabit niya din na habang karelasyon niya si Julie, si Jocelyn Pua, habang nagsasama sila ni Jocelyn Pua, may naanakan siyang iba. Hinala ba yan? O bulag-bulagan lang kayo?
Kasi may mga sakit kayo sa utak. Bobo. Bobo. Yung kinwento ni Grandy, sinundo nila yung estudyanteng shota ng tatay niya. Ang lupit mo nyo. Diba ang lupit mo, Rafi Turbo? Mangkanor na mangkanor, estudyante, Diyos ko po. Ang katawan ng batang-bata pa, niluray mo? Ang ina mo? Batang-bata estudyante, nililuray mo yung katawan? Hinala. Eh di tanungin mo si Grandy kung nagsisinungaling siya. Sisiraban niya yung sarili niyang tatay. Tatay na, anak mismo niya ang nagkwento dahil siya ang buhay na saksi nung nangyari yon. Wala kayo sa posisyon, wala tayo sa posisyon na kontrahen yung sinabi ni Grandy dahil siya mismo ang nandoon. Pero na lang kung ididinaya ni Rafi Turbo. Eh, dinaya yung sinabi ng anak niya na hindi totoong may shota akong estudyante. Putang inang yan, kakaloka. From Sir Dudes, next time mag-interview tayo ng psychologist kung anong tingin nila sa makagaya ni Paring Alfredo. Correct. May mga sakit yan. May sakit sa pag-iisip yan. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Palit, are you insane? No. He's insane. Not for us to ask if he's insane. He's insane. Diba? Nakakaloka. May sakit sa utak yan. May sakit sa utak. May sakit sila sa utak. May sakit or bayad from Gits Online. Pwede. Baka sa laki ng ayuda, may ganun, di ba? Yung mga bayaran, kahit mali, pagtatanggol kasi nga may bayad. May bayad. Nagbubulag-bulaga si Palita at Mihaw. Palita, kapal mox, correct. Nasa payroll. Di ba? May bayad. Kratos the demigod. Maraming gumagamit siya sa account ni Palita. Troll account yan ng Troll Farm. Ba't ibang troll agent gumagamit sa Palita? Ah, really? From Kratos the demigod. Totoo ba yan? Well, congratulations. Evangelito Dalangin, may bayad yan si Alfredo Palita, Miss Alona. Well, feeling ko nga din meron. Kasi kahit nung wala nang sense yung mga sinasabi niya, pinapanindigan na lang niya kasi nga bayad. Kratos, go. Joke lang ba yun ko? Talaga, kala ko naman, totoo yun. Sir Dudes, pa-berger ka naman dyan, parang Alfredo. O nga, Alfredo, magpa-berger ka. Diba? Nihaw ba ang linaw ng mata ni ate vlogger? Lahat nakikita niya, pero wala siyang solusyon. Alam mo ang solusyon dyan? Huwag makialam si Rafi Monyo, huwag siyang magdulong-dulungan. Merong tamang ahensya ng gobyerno na dapat nilang lapitan. Okay? Merong ahensya ng gobyerno na dapat lapitan para sa kanila, para masolusyonan kung ano man ang dinadaing nila. Gobyerno. Gobyerno ang tutulong sa atin. Hindi si Rafi Monyo. Bobo. Tanga. Nakagigil. Nakakagigil sa totoo lang. Nakakagigil talaga. Can you imagine, ha? Ito po si Sinulot. Ito si Kimberly. Napakawalang hiya mo rin, ano? Tulad diba? Itong baby nila. Napakawalang hiya. Kawawa ngayon. O. Oh. Dapo, tama sabi natin mo nyo. Hindi ka naawa sa pinsan mo, kay Ryan? Naawa po, Dred. O, kung naawa ka, bakit mo kasi sinulot itong si Kimberly? Napakawalang hiya mo rin, ano? Tuloy pati itong baby nila, nagmumukhang kawawa ngayon. O. Oh. Kita mo ha, hindi daw naawa sa pinsan. Mabuti pa itong si Rafi, concern ka doon sa pinsan. Diba, pati doon sa baby ng pinsan, concern ka, mukha ng kawawa. Hindi ka ba naawa nung iniwan mo si Miss Julie? Tanong ko lang, hindi ka naawa? Hindi ka rin ba naawa sa panganay mong anak na hindi mo na binalikan? Hindi mo nga alam kung kailan ang anak si Julie eh. Tapos maawa ka sa iba? Paano ako maniniwala o paano kami maniniwala na maawain kang hayop ka? Kung yung sariling asawa mo at ang panganay mong anak, wala kang awang ibinigay. Nung iniwan mo, di ba hindi mo na nga binalikan, hindi mo nga hinanap? Umasenso ka na. Pero hindi mo na gawang hanapin kahit man lang ang anak mo. At least malaman mo kung sa kaya si Julie. Nanganak na kaya siya? Ano kaya anak namin? Nabuhay kaya yung bata? Healthy kaya yung bata? Tapos tang ina mo, bigla sasabihin mo, kawawa yung anak ni Ryan? Nagmukhang kawawa? Eh si Grandy, anong ginawa mo ba?
wala kang karapatan magsasabi ng ganyan. Dahil ikaw mismo, mas walang hiya ka pa sa kanila. Doon tayo sa rietok. Huwag kang magaganyan, Rafi. Hindi bagay sa'yo. Ipokrito. Ipokrito ka. Nakakaloka. Diba, sisiguraduhin niya dahil matatanggalin niya sa trabaho itong si Franco. Tutulungan mo si Ryan, tatanggalan mo naman ang hanap buhay yung isa. Hindi ka makatao. Yan ba'y sinasabi niyong nagmamahal sa mahirap? Dahil si Franco, mahirap, walang kalaban-laban, oo-o na lang siya. Okay, Sir Idol, sige, tanggalan niyo na po ako ng trabaho, wala po akong magagawa. Na ako, gaganunin mo, Rafi? Eh, paglalaban ko yung karapatan ko! Bakit mo ko patatanggalan ng grounds? Pero si Franco, dahil nga siya ay mahirap, wala siyang tiwala sa kanyang sarili. Umuo na lang siya. Wala siyang magagawa eh. Siyempre si Rafi Monyo, ang kalaban niya. Na ikaw, Rafi Monyo, dahil alam mong walang kalaban-laban yung tao, inaabuso mo, nagpa-power tripping ka. Anong karapatan mo? Diba? Again, hindi ko tinotolerate yung mga ganyan-ganyan. Pero pinag-uusapan dito, reality, nangyari. Nangyayari, nangyari na eh. Diba, wala kang karapatang panghimasukan na yung issue ng panlalaki na nila. Ang issue lang dito, si Ryan, gusto ng kapatid na Ryan, matulungan siya para maipa-therapy. Pero hindi mo na dapat tanggalan ng trabaho itong si Franco. Anong karapatan mo? Anong karapatan mo magpatanggal sa trabaho? Diyos ka ba? Wala ba siyang binubuhay din na pamilya? Napakawalang hiya mo. Magaganyan ka kung matino ka, hindi ka rin naman matino, day. Hindi ka rin naman matino. Francisco, pamulaklaking. Dapat i-block si Palita pag walang maipakita yan kay Raprap na nag-a-again siya sa mga banat. Ganun ba? Alfredo Palita, malinis ka ba Alona Monya? Wala ka bang nikatiting na bahid sa past mo? Lahat tayo merong past. Alam mo, Alfredo Palita, ang bobo mo, bobo ka talaga. Bobo ka talaga. Hindi pinag-uusapan dito kung meron kang past o wala. Ang pinag-uusapan dito, yung pagmamalinis ng isang tao na meron din naman siyang nakaraan. Bobo ka. Wala kang utak. Para kasi Rafi Monyo, bobo. Bobo. Tanga. Lahat tayo may nakaraan at hindi issue yan. Ang issue dito, nagmamalinis, nagmamagaling, akala mo kung sinong matino. Pero ang totoo, mas mabaho pa siya sa pinipintasan niya. Gago, bobo. Tangina mo yung na-high blood mo ko ah. Beshi pa naman kita, pero bobo ka, bobo. Tangina mo kabubuhan mo, leche ka. Red Flores, paano ang buhay ni Miss Julie kung di nakilala si Joe Pearson, correct? Di ba kailan lang nakatikim si Grandy ng sahig? Dahil nga sa Tarlac, ang sahig nila lupa. Di ba, nung nakilala lang ni Miss Julie, si Joe Pearson, doon pa lang siya nakatikim ng gripo. Can you imagine? Yung mga simple, basic things na yan, hindi agad natikman ni Miss Grandy. Kung hindi pa nakilala ni Miss Julie si Joe, hindi pa siya makatikim ng gripo, my God. Samantalang si Rafi Monyo, nasa Amerika, gumagawa ng snowman. Sa gabi, may katurbuhan pa. Tanginang yam. Cardinalisay, kalma lang madam, yung dibdib mo lumilit na tao. Nga nahulog eh. Wait lang ha, angat ko lang. Puso maganda from Greece Asunisyon. Nakakaloka. Nakakaloka talaga. Hindi ko kinakaya. Ang sama ng ugali mo, Rafi. Huwag kang masyadong magmataas. Diba? Dahil hindi mo ba napapansin, isa ka lang langaw na nakatungtong sa kalabaw. Pero kung umarte ka, akala mo, mas mataas ka pa sa kalabaw. Ay, nakakaloka. Kratos the demigod, magpapakidnap na rin ako sa puting van, baka makarating na ako sa US. Correctness! Di ba isipin mo mabuti? Kung di ba walang hiyayan si Rafi? Nakakaloka.
Si Tulfo nasa Amerika, anak-anak niya amang iniinom kasi walang gatas. Correct. Isipin mo yan. Palita, wala kang awa. Wala kang malang nikatiting na naramdamang awa para dun sa tunay na anak ni Rafi Monyo. Habang nasa Amerika si Rafi Monyo, nagpakasay kay Celedonia, tas ang kalibin niya. Actually, kasal siya kay Celedonia, pero kalibin niya si Jocelyn. Habang gumaga ng snowman, habang giniginaw-ginaw ka doon, tangina mo yung anak mo, amlang ang dinidede. Lizelle Pane, don't stress yourself to a worthless person like Palita. Yeah, okay. She direct president po nila sa RT. Diyos ko, nakakaloka. May gulay. Tinatawag pang malnori si Greg. Correctness. Can you imagine? Ang tataba ng mga anak mo kay Jocelyn, pero yung anak mo kay Miss Julie, yung panganay mong anak, na kamukhang kamukha mo, Rafi Turbo, ang tawag sa kanya sa school, malnourish. Kasi nga, malnourish eh. Hindi siya nakakakain ng sapat. Nakakaawa. Ay, nako. Gurong palaboy, huwag niyo iban si Palita, kumidyante natin nila. Shan, idol na kita, Miss Alon. Ay, thank you so much, Miss Shan. Thank you so much. Adikoy, David, wag niyo nang pagalita si Palita. Bahay na lang na aso. Pero yan, let me know, nakakalipad ba yung puting ban? She says, awareness po ang purpose ni Miss A, hindi nakikisaw-saw. Correct. Actually, ito sinabi, tama si Miss, si Sweet Sense. Although, sinabi ko na rin ito before. Ginagawa ko to para makatulong ako, maging aware yung iba pa. Para magising yung mga tao na si Rafi Monyo, niloloko lang tayo. Niloloko lang kayo. Kailan kayo magigising? Diba may interview pa nga yan? Sabi niya, no to politics. Ayoko sa politics. O ngayon, diba lahat ng pamilya mo nasa politika? Diba pati anak mo si Maricel, inepal mo sa tupad? Na hindi ko alam bakit kailangan siya nandun sa tupad, mamimigay ng mga pera na galing naman sa dole. Sabi mo, no to politics. Eh ngayon, lahat kayo nasa politika na. Sinungaling? Kakabwisit? Sinungaling? Ka-high blood? Ay, mag-like-like na kayo, 145 viewers. Thank you so much. Mag-like na kayo. Kung ayaw yung ano, pakulam ko kayo. May gulay, nakakaloka. Ay, nako. Tapos si Marcel nasa tupad. Correct. Hindi nga siya government official, pero nasa tupad siya. Paano nga tinitray na ni Rafi na iharap sa tao dahil natatakbo yung kongresista? Tangina, toothpick ang tawag kay Miss Grady. My gosh, knowing na kilala. Diba? Tila lang tawang tatay mo, pero ang tawag siya toothpick. Malnourish. Nakakaloka. Ay, dito si Hylos. Ano sikreto mo ba bakit maganda ka pa rin? Hindi ko, wala. Wala akong sikreto. Siguro lang wala akong nilalagay na kung ano-ano sa mukha ko, kaya ganito. Okay. Bobby Mami say, like that. Thank you so much, Sir Bobby. JD, galit sa Pau, galit sa Dole, pero dun ang referral. Correct. Diba? Galit sa Pau, galit sa Dole, pero pag nire-refer, diba? Dun niya rin nire-refer. Tapos ang credit sa kanya kasi nga siya ang nag-refer. Pero ang tumulong, ang gobyerno. Pero syempre, ang sasabihin ng mga Rafi, ng mga Tulfonatics, kung hindi daw ni-refer ni Rafi, hindi titulungan. Ay, Diyos ko, wala kang kayong kalusot sa mga Tulfonatics na ito. May mga sakit sa utak yan. Miss A, bakit hindi humingi ng tulong kay Atty. Libay yung mga mag-ina para kasol si SIT? Actually, Papa Dom, si Atty. Libay na ngayon ang abogado nitong si Miss Julie. Pero before, ibang abogado nila yan. Ibang abogado before ni Miss Julie. But now, I think 2019 yata, nung naging abogado na ni... I do not know, correct me if I'm wrong, hindi ko matandaan yung year. Pero as of today, si Atty. Libay ng abogado ni Miss Julie. Alright. Lawrence Niño Uy. Hala na wala si Palita. Okay, it's ni Hauma. Ni Hauma, mapasinin niya kita. Lord Glenn, sabi ni Hauma, Lord Glenn, ang Pilipino, pag galit sa tao, ayaw natin makita, pero siya lagi galit at nabubwisit daw kay IT, pero panay ang content, para saan yon? Ni Hauma, una-una, ang mga Pilipino hindi pare-pareho.
Maaring totoo na yung iba pag galit ay nila makita. Pero hindi lahat ng Pilipino ganun. Iba-iba eh. Iba-iba. Okay? Ngayon sa sinasabi mo, kung nababwista ko kay IT, bakit lagi ko siyang kinokontent? Para saan yun? Alam mo, ano ha? Ni Hauma? Maaring content ang tawag dito. Pero in my heart, hindi na ito content eh. Hindi ako gumagawa ng content lang. Okay? Hindi ako gumagawa ng content lang. Ginagawa ko to hindi lang for the views or for the content. Ginagawa ko to para sa awareness ng mga tao. Sino? Sino ang magbabalita? Sino ang magsasabi sa mga tao ng mga kalokohan ni Rafi Monyo? Kung wala kami, aasahan mo ba ang stream media? Aasahan mo ba ang mga mainstream media? Wala nga silang binabalita tungkol sa mga tungkol sa pagwawalang hiya ni Rafi sa mag-ina niya. Hindi content ito. Hindi na content lang ito. Ni Hauma. Laliman mo pa yung pag-iisip mo. Masyadong mababaw ang tingin mo sa ganitong ginagawa namin. Kung wala kami, sino ang magbubunyag kay Rafi Monyo? Sino? Ikaw ba? Wala ka rin namang alam? Ang alam mo lang, mabuti siyang tao. Pero hindi mo alam yung kabilang side niya. Bakit nagdadamdam si Miss Juliet ang anak niya? Kasi may nangyari. At hindi porke nakaraan na yon, ibig sabihin wala na. Hindi porke nakalipas na, ibig sabihin hindi na nangyari. Bakit hanggang ngayon ganito pa rin? Kasi hindi pa nabibigyan ng hustisya ang biktima niya. Hindi content lang ang tawag dito. Laliman mo pa yung pag-iisip mo ni Hauma. Laliman mo pa. Okay. Racket for truth about Rafi Tulfo. Correct. Hindi to content lang. Miss Kelly, nakipagtalo pa kay attorney kay Acosta. Correct. Napanood ko yun eh. Isipin mo, Rafi Monyo, nakikipagtalo ka kay attorney Acosta na presidente ng PAW. Nakikipagtalo ka din doon sa ano nila, doon sa ano ba tawag doon? Yung parang rules and regulations ng PAW. Nakikipagtalo kasi kay attorney Acosta, eh siya ang nagsulat nun, bobo ka? Tangina this. Nakikipagtalo ka sa author? Mas marunong ka pa eh siyang gumawa nun, kaya alam na kung ano nakasulat nun. At kung di ka ba walang utang na loob, pag may kailangan ang mga pobreng hampas lupa, diba nire-refer mo sa PAW? PAW ang nagre-represent para sa mga hampas lupa na sinasabi mo. Ikaw, nirepresent mo ba sila? Nirepresent pa ng mga abogado mo ang mga pobreng mahihirap na hampas lupa na lumalapit sa'yo? Di ba nire-refer mo sa PAW? Tapos wala kang utang na loob, sasabihin mo yung abogado ng PAW na bobo? At ikaw ano ka? Abogado ka ba? Wala kang alam sa batas. Sa batas. Puro katalitalinuhan. Wala kang utang na loob. Bobo. From Hylos. Miss Jeanette, friend daw kayo, sabi ni Hylos. Okay, welcome mo siya. I-friendship natin yan. Alright. Si Sir Gerardo, ni Hauma, may other job si Miss A. Bakit? Ano ba sinabi ni Hauma? Sorry ha? Ni Hauma, ano ba sinabi ni Miss ni Hauma? Ano ba sabi ni Hauma, Sir Gerard? Basta daw makontent, content-content ka lang daw, Miss A. At dahil doon, yung mga argumento mo ay invalid. Yan ang ibig sabihin nila. Invalid? Anong invalid? Bakit naging invalid? Diba? Lahat tayo merong karapatan na magsabi ng ating opinion. Pero depende yan. Magtatalo-talo na lang ang mga opinion na yan. Depende kung saan mo pinaghugutan. Okay? Katulad ako, si Miss Julie mismo nakausap ko. Napakarami ng interview ni Miss Julie. Napakarami ng interview din. May interview na rin si Miss Greddy. Diba? Plus na fact, nakikita naman natin sa Senado kung anong ginagawa ni Rafi Monyo. Napapanood naman natin sa Rafi Monyo Turbo in Action kung ano mga ginagawa niya. Ano pa bang gusto niyo? Yung mga kapalpakan niya, ginagawa niyang pagpapahiya. Diba? Yung pagyayabang-yabangan niya, pagdudulong-dulungan niya, pagtatalita-liluhan niya. Napapanood natin yan.
So, anong invalid ang sinasabi mo? Hindi mo lang matanggap. Kasi nga, bobo ka din. Bulag ka. Nakakaloka. Correct, kay Sir Dude Abad. Kay Sir Dudes. Kay ako sa kay Pet, kay Sara lang naging basang sisi si Chupapi. Dagdagan pa ng Alona. Baliw. Na talaga, Sir Dudes, ha? Diba? Nakakaloka. Ay, nako. Correct. Thank you so much, Miss Jeanette. Tama nga naman. Domain ko to. Simple as that. Correct. Ganyan sila kababaw. Correct. Jojo Coco Barubias. Miss A, bakit hindi po idemanda ni Miss Julie si Seda? Nakadimanda. Ito ha, si Jojo, dinimanda na before pa yan. 2016 yata. Sorry ha. Nakalimutan ko yung year. Sorry. Baka mali ako dito ha. Sorry ha. Unahan ko na kayo. Dinimanda ni hindi pa senador si Rafi Monyo, dinimanda na yan ng bigami ni Miss Julie. Ang, but sad to say, natalo siya sa kasong yan because pinaniwalaan ng korte yung sinabi ni Rafi Monyo na 1992-1994, meron silang communication ni Julie na meron silang parang mutual understanding na pinalabas ni Rafi Monyo. Well, in fact, the truth is, wala silang communication at all. Dahil 1997, nung magkita ulit sila, dahil nakita si Rafi ng nanay ni Julie sa TV. Pero pinanindigan ni Rafi Monyo yung kasinungalingan niya na gano'n siya kagaling, pati ang korte, napaikot niya. Diba? Pero ngayon, of course, umiikot pa rin ulit, meron ulit kaso. Nakakasad lang na nung nagsampa ng kasong bigami si Miss Julie, napawalang ano, nang natalo siya sa korte. Dahil nga si Rafi, magaling si Rafi eh. Magaling siya. And according kay Miss Julie, Rafi is a type of person na he's willing, he's very much capable na, ano yun, manapak ng tao or magsinungaling, gumawa ng istorya, masunod niya lang kung ano ang gusto niya. Ganun siya kasamang tao. Wala siyang konsensya. Can you imagine? Inipatapos mong iwanan ng asawa at anak mo, hindi ka man lang humingi ng tawad. Yun eh. Kasi Miss Julie na sinabi eh. Hindi man lang siya nakatikim ng paghingi ng tawad mula kay Rafi Monyo, bagkos paninirang puri pa ang ginawa niya. Wala kang puso. May sinaktan ka. I do not know, ha? Di ba ganun tayo mga tao? Pag meron tayong nasaktan, hindi rin tayo nakakatulog hanggat hindi tayo nakakahingi ng pasensya o sorry o tawad. What more? Asawa mong buntis, inabandona mo, pati ang iyong anak na sinapupunan lang. Pero hindi ka man lang humingi ng patawad sa kanila. Tapos pinaninindigan mo pa, nakikipagtalo, nakikipag-away ka pa sa kanila. Anong kwenta mong tao? Matapos mong saktan yung mag-ina mo, hindi ka malang humingi ng tawad. Yan lang yung sinasabi ni Miss Julie eh. Yung humingi ng tawad sa kanya si Rafi Monyo, baka matapos ito. Because, alam mo yun, willing naman si Miss Julie magpatawad eh. Ang hirap lang ibigay ng patawad niya kasi si Rafi Monyo hindi humihingi ng tawad. So inhuman. Diba? Asa ng puso mo, Rafi Monyo? Meron kang nasaktan tao, pero hindi ka humingi ng tawad. Janet, tama po kayo sa inyo na galing trip niya lang talaga. Ang mang trip at si RT ang trip niya para may views at matuwa kayo. Yaw, maalam mo masyadong mababaw yung sinasabi mo. Hindi ka patol-patol. Alam mo yon? Hindi ka patol-patol. Masyadong mababaw ang pag-iisip mo. Mag-isip ka pa ng konti pa. Mababaw yung ano mo, yung argument mo. Papa, the Miss A, ibig sabihin mali ang korte dahil natalo yung mag-ina. Hindi ko sinasabing mali ang korte. You know why? Kasi sa korte, ano naman yan? Di ba sabi nila sa korte, hindi pinag-uusapan ng katotohanan. Ebidensya ang pinag-uusapan. Kaya nga, di ba, yung parang justice, di ba, naka-blindfold siya? Meron lang siya hawak na timbangan. Kasi, hindi pinag-uusapan ang katotohanan sa korte, ebidensya palagi ang pinaglalabanan dyan. Ebidensya. Kaya ang kailangan may malakas ng ebidensya eh. Di ba? Hindi ko sinasabi na ano, nanloko ang korte. Ang sinasabi ko lang, ebidensya eh. Palakasan ng ebidensya. Kasi wala rin naman sila talaga sa nangyari eh. Di ba? Kaya sa ebidensya talaga naglalabanan.
Depende na lang kung ano ebidensya ipapresent mo. Mas pinaboran na ang korte. Kahit man lang umamin sa pagkakamali, hindi niya ginawa. Correct. Yun lang aminin mo, tama si Sir, si Sir Lord din eh. Yun lang aminin mo na nagkamali ka, mahirap pa yan. Diba? Asa yung humility? Tapos magmamahal ka sa pobreng hapas lupa, wala kang humility sa sarili, may gulay. Bakit ka kong RTIA staff, puro babae pa naman na nabulag na dahil sa pizza burgers. Baka nagkulang sa ebidensya si Ma'am Julie. Pwede. Epic narrator. Baka nagkulang sa ebidensya si Miss Julie. Pwede. Hindi naman sinabing Miss Julie eh. Diba sa korte na yan, ebidensya pinag-uusapan. Diba? Ebidensya. Halos hindi natin masasabi kasi hindi natin alam kung pinuputok ba sa loob. Masira ulo. Mahina pala ang ebidensya ni Miss Lee Cook. Hindi ko alam kasi kung anong ebidensya ang pinresent niya. Hindi ko alam eh. Pero natalo siya sa kaso na yan. Dahil mas pinaboran ng korte itong si Rafi Munoz. But again, that doesn't mean na hindi nangyari yon. Alam naman nating lahat. Okay? Alam nating lahat na si Julie ang tunay na asawa ni Rafi Munoz. Alam din nating lahat na hindi sila nag-divorce. Hindi sila nag-divorce. Alam din nating lahat na ang tunay na panganay ni Rafi Munoz ay si Grandy Licop Tulfo. Alam nating lahat yan. Hindi natin maikakaila yan. Miss Kahel, aminin humingi ng tawad, gawin ang obligasyon, tapos mabuhay na sila ng kanya-kanya. Correctness. Tama. Pero bakit hindi kayang gawin ni Rafi Munoz? Kasi nga gusto niya pa rin panindigan yung kasinungalingan niya na siya ay biktima. Ayan yun eh. Gustong panindigan ni Rafi Munoz yung pagiging biktima niya. Na siya ang kaawa-awa. Na nagpakasal, na pinalabas siyang patay ni Miss Julie para lang makapagpakasal siya sa kano. Yun ang gusto niya palabasin eh. Na dahil ngayon, sikat na ako, habol-habol siya. Yun ang gusto niya palabasin. Pero hindi sinabi ni Rafi Munoz na siya ang unang nagpakasal sa Amerika, na siya ang unang nag-asawa, at hindi rin niya sinabi sa mga tao na siya ay nagtago sa Amerika. Dapat Rafi, nililinaw mo yan eh. Kaya hindi siya makahingi ng tawad eh, kasi pinaninindigan nga niya istorya niya. Lord, yan, pag ni-story siya, ganyan siya, correct. Correct. Lalabas na siya ang mali eh. Eh, ayaw niya yun. Papa Do, Miss 18 ang giba ni SRT na anak niya si Miss Grandy. Actually, hindi niya itinanggi, Papa Dom, pero hindi niya rin sinabi. Kasi sa mga interview niya, ang sinasabi niya, ang anak niya, dalawa lang. Si Marcel at saka si Ralph. Di ba ang sakit? Sa palagay mo ba tama yun? Hindi niya dininay. Pero hindi niya rin ipinakilala sa publiko. Hindi niya rin sinabi na ang panganay niyang anak ay itong taong ito. Ang sabi niya lang, anak niya dalawa. May anak pa nga siya kay Giselle eh. Na pinag-aaral niya sa fighting sa Lasal, hindi niya rin yung binabanggit, hindi niya rin yung kiniklaim. Jojo, Senator Libayan po ba abogado ni Miss Julie? Ngayon, ang kanyang, Sir Jojo, ang abogado ngayon ni Miss Julie, si Attorney Libayan na, pero before, it was not Attorney Libayan, ibang abogado. Okay? Jennifer Cubales, kaya kayo nakakason dahil hilig yung mga alam, anong pakialam nyo sa buhay ni Rafi Tulfo? Buhay niya yan at parehas silang may sariling pamilya, Diyos ko naman. Jennifer Cubales, hindi mo masyado alam istorya kaya ganyan ang comment mo, and I understand you. Mabuti pa na migay ka ng bigas, daming nawala ng pakain ngayon. Mamigay ako ng bigas? Bakit ako mamimigay ng bigas? I don't get it. Gibbs Theodore, pakialam mo sa buhay ng may buhay. At sabi mo rin kay Rafi Munoz yan. Sabi mo rin kay Rafi Munoz yan. Ito si Rafi Munoz, isipin nyo ha, yung mga lumalapit sa ITIA. Yung mga bagay na sensitibo, dapat yan hindi mo na nga nilalabas sa ITIA eh. Katulad yung matandang babae, na syota niya, batang-batang lalaki na nagmotel sila sa halina. Dapat ba ilabas mo yan? Alam mo naman na kaya naabuti ng matanda pag yan ay inilabas mo.
At tuloy yung bakla na magsyota, na yung lalaki binabawi yung mga, yung bakla binabawi niya yung mga niregalo niya sa lalaki, nang sabi naman ng lalaki, balik mo yung tamod ko. I mean, di ba? Dapat ba yung kinokontent mo yan? Dapat rabi mo nyo, pinipili mo rin yung mga dapat mo i-ano sa iyong program. Kasi isipin mo din na ikakapahiya niya at ng pamilya nila kung ititidi mo pa. Di ba ganun yun? Kung mayroon ka talaga malasakit, again, ulitin ko si Adora, ha? Gamit na gamit si Adora dito. I'm sorry, Miss Adora, no? Di ba si Adora nagpakamatay? The labis-labis na pagpapahiya ang ginawa ni Rafi Muño. Tapos, nung namatay si Adora, wala man lang siya naging responsibilidad. Di ba? Papa Do, Miss A, anong nangyari siya? Anong nangyari? Sorry. Sorry, lumampas yung ano mo. Sorry. Ano yun? Wait, ha? Hindi ko na ayon. Dalawa daw, alak ni Tulfo, sinabi niya yun, walang kakurap-kurap. Ugali na talaga magsinungaling. Correct, sir, dudes. Walang kakurap-kurap na sinabi niyang dalawa anak niya. At ang asawa niya, si Jocelyn. Dudes, abadal, okay. Miss A, hindi po ba prescription period ang naging rason kaya hindi pumasok yung bigami case? Correct me if I am wrong. Parang ano eh. Sorry, Miss Kyle, hindi ko masagot kasi hindi na ganun kavivid sa memory ko. Okay? Pero ano, natalo siya sa case na bigami. Ayun, sure ako doon. Dahil mas pinaniwalaan ng korte itong pangakasinungalingan ni Rafi Muño. Sorry, Miss Kyle, ha? Miss A, from Papa Do, Miss A, anong year na ba nalaman ni Miss Julie Ligup na boy sa SRT? 1997, Miss Papa Do. 1997, actually, hindi naman talaga si Miss Julie ang nakalam na boy si Rafi. Yung nanay ni Miss Julie nanonood ng TV, nakita niya si Rafi. Kasi, di ba, at tagal sa Amerika ni Rafi Muño eh. Bumalik siya sa Pilipinas, parang 1996 or 1997, parang ganun eh, 1996. Kasi pinakasalan niya si Jocelyn 1993 saka 1995 eh. Parang 1996 ata bumalik si Rafi sa Pilipinas from America. Kaya nakita sa TV. 1997 ganun. Noong time na yun, sa America si Miss Julie, sa America na sila mag-ina nakatira eh. Can you imagine? Si Rafi Muño na sa America din pala, walang kaalam-alam si Miss Julie. Na yung nang iwan sa kanyang tatay ng anak niya, na akala niya patay niya, nasa Amerika din pala, kalibin si Jocelyn Pua. Kay nako. Roland Defects, o kasi puro kadada, la kaming nakain sa pakikialam sa buhay ng may buhay. Wala naman ako obligasyon na pakainin ka, Roland Defects. Okay, magtrabaho ka. Bakit mo sa akin iaasang bigas mo? Kesa nakikinig ka dito, magtrabaho ka para may pambili kang bigas sa pamilya mo o para sa sarili mo. Huwag mo iaasa sa akin. Diba? Magtrabaho ka. Dahil ako nagtatrabaho ko. Okay? Lahat ng mga napundar ko sa buhay, pinagtrabahuhan ko. Kaya pwede ako mag-sitting pretty dahil kakain ako at kakain ng pamilya ko. Diyos ko Lord, ito si Ronald Defects, itang isang pulponatics. Iaasa mo sa akin yung bigas mo. Bakit? Diba? Bakit? My God! Nakaloka. Kaya pala nawala si Alfredo, naghakot. Ah! Pwede. Gibbs at Jen, ano kayo pakialam niyo sa contingency? Nomads TV, sila ang lumalapit sa RTIA. Correct. Lumalapit naman sila sa RTIA kasi nga pinaniwala sila ni Rafi Muño na sila ang pag-asa ng bayan. Pero di ba, ibig sabihin, okay, kunyari, sino may nagsabi nun? Si Nomads. Pero may responsibilidad ka din sa mga lumalapit sa'yo. Kung talaga meron kang concern. Dapat meron ka ding responsibilidad. Like for example, kung alam mong masyadong sensitibo, yung inilalapit sa'yo, pwede mo silang tulungan ng hindi nakakamera o hindi sila ipapakita sa TV. Like for example, ha, ito na panood ko to eh. Yung nanay OFW, umuwi siya sa Pilipinas kasi nalaman niya yung anak niyang babae nire-rape ng tatay nung asawa niya. Masyadong sensitibo yan. Pwede mong tulungan yung Rafi Muño na hindi mo sila ite-televise. Pero naka-televise sila tapos yung mga mukha nila hindi naka-blurred. Yung mukha nung nanay habang ini-interview, close-up na doon pa yung tiyahin. Pati yung tatay nasa kulungan ini-interview, hindi naka-blurred ang mukha.
Alam niyo ba kung anong trauma-abuti na naman ng bata? Na mapapanood ng mga klase nila, ng mga kapitbahay nila. Hindi lang pinakita yung bata, pero yung nanay tsaka yung tatay andun, patintsahin. Close up na close up yung muka. Yun ang ibig kong sabihin, lumalapit ang mga tao sa kanila, pero sana magkaroon sila ng responsibilidad. Yung mga sensitibong issue, dapat hindi nila tinetelevise para maproteksyon din, maproteksyonan din naman niya yung mga lumalapit sa kanya. You know what I mean? You know the difference between the two? May gulay. Like yung mga bata na hindi nakablur ng mga mukha. Correctness, epic narrator. Roland, naingayan ka ba kay Miss A? Pwede ka na umuwi. Ako na magpapakuwi sa'yo. Eh, naingayan doon siya sa akin. Kailangan niya ng bigas. Eh, bakit ako bibili ng bigas para siya magtrabaho ka? No. Boy, visa, yappy, bibi, pwede ba magpahula? Naku, hindi ako manguhula, dai. Gifts yun, doy. Wala siguro sa Pinasok, kaya ganyan magsalita. Matthews Maximus, nakakatulong sa pagbibigay ng referral. Sir Jojo Corabco, Covarrubias, Miss A, bakit po si Atty. Libay nang sa katutak ng kaso samantalang ayon sa inyo, si Senator Tulfo, puro mali ang ginagawa. Bakit po ganun? Alam mo, you know the difference between the two, ano, Sir Jojo? Maraming, ano ba? Okay. Alam mo, marami akong followers na nagme-message sa akin kasi gustong-gusto nilang idemanda si Rafi, pero takot sila. Okay? At ang mga nagde-demanda naman kay Atty. Libayab, eh, puro mga grupo ni Rafi Monyo. Diba? Sino ba nagkaso sa kanya? Eh, diba si Rafi Monyo tsaka yung mga grupo niya? Samantala si Rafi Monyo, yun nga lang staff ni Rafi Monyo eh. Sa Jojo ah, yung dating staff ni Rafi Monyo, gustong magsalita nun. Kaso natakot, umatras. Ganon sila katakot kay Rafi Monyo. Diba? Kasi mga ordinaryong tao sila eh. Takot sila kay Rafi Monyo. Ang daming nagsasabi sa akin. Ang lagi ko lang sinasabi sa kanila, merong kayong karapatan. Dapat alamin nyo yun. Hindi masama kung gusto niya paglaban ng mga karapatan niyo, idemanda niyo kung na-damage na kayo. Kaso takot nga sila. No, but see, Madam, everyone knows TV program yun. Alam nung lumalapit na ipapalabas siya sa TV. Oo nga! Okay, tama ka naman yan, Nomads TV. Ano yun eh, alam naman natin na TV program yun. Pero ikaw! Ikaw! Pagpalagay natin ikaw yun, ha? Sana magkaroon ka din ng responsibilidad. Aalamin mo din kung hanggang may limit dapat. So yung nirep yung anak, yung tatay nakadisplay, tsaka yung nanay nakadisplay sa TV? Worldwide? Hindi ba naiisip na sana may responsibility ito sa ganung bagay? Sensitibong bagay yan, nirep yung anak ng tatay. Napakahirap nga magsumbong na nirep ka eh. Hindi mo ngayon masabi basta-basta eh. Tapos si Rafi Monyo ay ganun lang? Bali wala lang sa kanya? Live na live, ini-interview yung mag-asawa? Hindi mo lang na-blood yung mukha? Wala ba siyang responsibilidad? Ilan na ang nagpakamatay sa Rafi Tulfo ah? Nang dahil sa Rafi Monyo in action ah. Dahil sa pagpapahiyang ginawa niya. Alam mo, hindi, bibigyan din natin ng responsibilidad ang ating mga sarili sa mga lumalapit sa atin. Katulad tayo, kayo mo ordinaryong tao. Pag merong lumalapit sa akin na tulong, okay? Tinutulungan ko sa abot ng aking makakaya. Pero hindi ko kailangan ipangalagda ka niyan. O i-video pa. Okay? Meron naman ako ibang tinutulungan na kailangan isikreto na lang para hindi maging magulo. You know what I mean? What more kung itetelevise mo? Pinulan mo na rin. May nag-comment na naman basta nakakatulong. Correct. Sino nga yung mentalidad na telefonatics? Basta nakatulong. Epic narrator, yung malapit na mag-7 digit ang offer ni Tulfo na trauma ang batang empleyado may kondo pa. Correct! Can you imagine that? Hindi nila magpaglaban sa sarili lang because takot sila. Wala sila, hindi sila ganun ka-confident. Tapos wala pa silang pera, mahirap lang sila. They belong to the ano, laylayan. My God. Purple is life. Bakit nakakalusot sa MTICB? Correct. Hindi na yung tanong ko eh. Bakit ang MTICB? Bakit nakakalusot sa inyo yan?
wala akong nabaltaan na gumanda ang pamumuhay sa natulungan ng Diyos nyo. Alam ko marami pinayat na... Tama! Si Matthew Maximus, meron na ba talagang guminhawang buhay sa mga tinulungan ni Rafi Monyo? Come on! Sige, sabihin nyo, meron ba? Meron ba gumandang buhay? At least nakatulong. Pati ba MTICB, takot kay IT from Purple is Life? Di ba? Gibbs all Gibbs Theodore, sino ang nagpakamatay show data? Oh my God! Gibbs Theodore, hindi mo ba napanood? Si Rafi Panga mismo ang nagbalita sa show niya. Tapos dinilit niya. My God! Hindi mo napanood? Oh my God! Paano ko napanood mo? May mababago ba sa'yo? Gibbs Theodore, pag napanood mo ba, kung napanood mo, may mababago ba sa'yo? Hahanapin ko ulit. May gulay. Pinahiya-pahiya ni Rafi Monyo itong si Adora dahil nga may nagsumbong, merong lumapit sa kanyang kano. Na itong si Adora ay gold digger daw. Walang sabi-sabi, pinahiya-pinahiya ni Rafi Monyo si Adora. Isa kang pambansang gold digger, etc. Bla, bla, bla. At sino si Rafi para husgahan niya agad? Ang korte ngayon naabot ng siyam-siyam. Bago husgahan kung sinong tama at mali. Tapos si Rafi Monyo, na lumapit lang sa Amerikano, hinusgahan mo na agad si Adora. Na ang sabi ni Adora, dahil sobrang pagpapahiyang ginawa ni Rafi. Alam mo ba yun, Gibbs, Theodore? Sobrang pagpapahiyang ginawa ni Rafi. Ang sabi ni Adora sa kanya, tigilan niyo na ako, dahil pag hindi niyo ako tinigilan, pagpapakamatay na ako dahil sa pagpapahiyang inaabot ko sa inyo. Ano ginawa ni Rafi? Hindi tinigilan. Kinabukasan, nagpakamatay na. Tapos si Rafi mo nagbalita, ikinalulungkot kong sabihin sa inyo na si Adora ay nagpakamatay na, putang ina. Tapos as a sign of respect daw, dinilit niya na yung video. Bobo ba kami? Dinilit may video kasi ebidensya yan laban sa'yo. Pero dahil nga mahirap lang si Adora, okay, walang naglakas ng loob na idemanda si Rafi. Dahil isa si Rafi sa naging dahilan bakit nagpakamatay yung tao. Wala na. Walang, di ba? Kahit mapanood mo, walang magbabago. So, para ano? Para ano yung tanong mo? Nagtatanong ka kung merong ebidensya, show it. Tapos pag pinakita sa'yo, wala rin nung palang magbabago. So, it's a waste of time. Paniwala mo, walang problema yan. Go for it! Pakita mo na merong gumanda pamumuhay sa natulungan daw. Correct. Baka sakaling mabago paniniwala ko si Kuya Turbo. Paalis na sana pa quite ang partner ko eh. Correct, isa pa yan. Tama ka dyan, Matthew Maximus. Sa sobrang labang ni Rafi Monyo, di ba? Ano nangyari? Nagalit ang sa bansang quite. Lahat. Pinaban na yung mga OFW. Anong ginawa ni Rafi? Wala naman. Nga lang. Tumulong ba? Yung mga na-apekto ng mga pobreng OFW, ano nangyari? Tinulungan ba niya? Hindi naman, di ba? Gage Online, may nagpakamatay. At least nakatulong. Nakakaloka. Roland Defects. Mami, pagtanggol mo yung mga humingi ng tulong kay Rafi Tulpo kasi sobrang galing mo magsalita. Ano yung pagtatanggol ko? Hindi ko mag-get. Sorry eh. Meron pang isa nagpakamatay, didemanda daw, papahanap ng abogado, hindi daw kailangan magpapakamatay na lang daw siya na tulala si Idol. Correct! Dapat talaga, alam mo kayo ha, kung kayo nasira ang buhay nyo, okay? Huwag kayong matakot, idemanda nyo. Huwag kayong matakot. Hindi lang si Rafi ang marunong magdemanda at ang grupo niya. Dapat marunong din kayo magdemanda. May gulay. Miss, less terrific, huwag mo pa siya niya, Miss A. Alright? Gage Online, Miss A, kahit ano sabihin mo dyan, sa huli, dudugtungan lang ni Lena ng at least nakatulong. Amen! Amen! Kaloka. Alfredo Palita, Maalona, magugulat ka na lang, marami ka ng kaso. Ano yung kaso sa akin? May ginawa ba akong masama? Bobo ka, Palita? Bobo ka? Ano yung kaso sa akin?
May ginawa ba akong masama? Meron ba akong inabando ng ano? Meron ba akong inabando ng asawa at anak? Diba? Ano ginawa ko masama? Baliw, bobo. Helen Malyari, naglabasa na surot ni Mang Kanol. Ah, fake account. Okay, no problem. Konnichiwa si Seth sa lahat. Ay, konnichiwa na sa ating lahat from Weng Watanabe. Palitan, nakakagulat ba yan? Tama si Masin, nakakagulat ba yan? Diba si, ano mo naman si Rafi Monyo, bawal stahin. Diba, nakatapat mo. Palibasa, mahinang lilalang. Alipori si Turbo. From Gits Online. Gips Theodore, di takot, di yan takot kasi wala yan sa Pinas. Ano ba sinasabi mo, Gips Theodore? Di yan takot kasi wala yan sa Pinas. What do you mean? Roland Effects, kung gusto mo makita kung anong nangyari sa tinutulungan ni Rafi, mag-video ka para makita namin na wala ng asenso sa tulong ni Rafi. Bakit ka mani-video? Bakit ako? Eh, video nyo dahil gusto nyo patunayan, di ba? Gusto nyo patunayan na merong na, may guminhawang buhay, di video nyo para makita namin. Bakit ako? Bakit kami? Di ba kayo nagsasabi, di ba guminhawang buhay? Pakita nyo. Kakaloka. Nakaloka. Pinulan mo, Nalin. Walang alam ang mga tulpunanis, hindi kaswan. Correct. Ay, nako. Gipsyo doon. Pag andito, ah, pag ako nasa Pinas, hindi ako magsasalta, parang si Miley ka, nakakaloka. Galing ako sa Pinas nung kailan lang, ah. Nag-vlog din naman ako doon. Gits Online. Miss A, cyber libel. Sabi niya na yan, di ba? Sino ba to? Si Vince World, cyber libel. Ay, nako. Mahirap kausapin ng mga bio-bio, correct. Hindi pa hindi pwede sitahin ang sweldado ng taong bayan. O nga. Alam mo 'yan, politiko 'yan. Politiko. 'Di ba? Kaya ano siya, expectin niyo na yung mga kritiko. Expectin niyo na ma-criticize sila. Expectin niyo na mapuna sila. Okay? Expectin niyo na may magrereklamo sa kanila dahil mga politiko 'yan eh. Pinapasweldo yan ng mga tax ng bayan. May gulay, hindi pwedeng sensitive dyan. Okay. Yan din ang sinabi ni Liman Alona, pero nakasuhan siya gumaya ka. Eh, bakit naman ako gagaya? Anong gusto mo ako? Akong magkaso sa sarili ko? Bobo talaga si Palita. Ay nako, day lang ka. Dang like ka. Daming ang palaya. May gulay. Gipsyador, bunganga mo parang Armalite. Hala, hindi mo nakita si Rafi parang Armalite din? Nakabuisit na kayong bunganga ni Rafi. Sobrang daldal, sobrang ingay. Hindi pa tapos magsalta yung resource person, nakasingit agad. Kahit yung mga senador, hindi pa tapos magsalta, sumisingit agad. Putang na si Rafi mo yun, parang Armalite at bunganga ang ingay. Diba? Huwag kang magsasabi ng ganyan sa iba. Dahil si Rafi mo yun, mas matindi pang bunganga. Nakaloka. Bakit cyber libel ang tawag ng mga tulpunatik sa criticism? Eh, mababaw mga utak nila eh. Mababaw mga utak nila mga yan. Pag-criticize mo, siniraan mo? Bobo? Bobo? Daming alaga surot ni Mang Kanor. Walang hinahay dito. Tama si Lord Len. Kratos the Demigod. Nakakita na ba kayo ng sunog na ampalaya? Gibbs, kung meron kang mic, malamang Armalite din bunganga mo. Pinulan mo, Nalin, mas okay pa nga ang Armalite kaysa bunganga ni Rafi Monyo. Correct. Sir Gerardo, Cultonatics, correctness. Let's terrific ko, nakakita na ako dito, ang daming nasusunog. Doon si Sir Dutabad, ang sabungan at palengke ay naihiya sa kaingay ng sanitiring. Correct. Diba? Yung bunganga ni Rafi Monyo, hindi pa tapos magselta. No, sorry. Ang inang, daldal mo? Kabwisit yung bunganga ni Rafi Monyo, ang daldal. Tapos, ang sinasabi, mali-mali naman. Ang inang yan, nakabwisit. Hindi ko kinakaya talaga sa totoo lang. Tapos, mga tulpunatics, ang bobobo nyo,
Kangaroo court na nga ang tawag sa Senado, nakakaya. Correct. Tama ka dyan, epic narrator. Vicky, imagine kangaroo court na ang tawag sa Senado. May gulay. Kakaloka. Alam mo yung ano ba, yung rest na meron dati sa Senado na wala na, bumaba na ang tingin. Dahil ginawa ng kangaroo court nitong si Rafin Munyo. Gibbs Theodore, so ikaw matalino. Ano bang gusto mong palabasin? Lahat tayo may kanya-kanyang talino. Lahat tayo may kanya-kanyang galing. Lahat tayo nag-expel kung saan mang bagay. Lahat tayo may kanya-kanyang talent. Ang problema lang si Rafi Munyo, ang talent niya kakaiba. Maggaling-galingan, magrunung-runungan. Talento niyang magyabang kahit wala naman siyang nalalaman. Diba? Talento niyang maniwala sa sarili niya lang. Lores Niño Uy, sino ang totoong mangkanor? Si Kibulok o si Rafi Munyo? Actually, baka pareho. Hindi ko alam kasi sa kaso ni Kibuloy, hindi ko alam kung totoo ba 'yan because ano pa lang ano ba tawag dito? Puro testimonya ng mga allegedly victim. Puro mga testimonies eh. So hindi ko alam. Unlike kay Rafi Munyo, may mga ebidensya. 'Di ba? Unlike kay Rafi Munyo kasi may mga ebidensya na diyan eh, like yung may naanakan siya. 'Di ba? Like yung pinakasalan niya si Jocelyn Pua kahit hindi pa siya divorce, 'di ba? Yung mga kabit niya. So alam mo 'yon? Antayin natin yung mga ebidensya na kay Kibuloy para malaman natin kung sino sa kanila ang tunay na mangkanor. Mangkanor version 2 pwede. Tama si Kratos, si Kratos the demigod. Mangkanor version 2 pwede. It's a tie, sabi ni Raquette. It's a tie. Doon sa ba, may send number pa. Correct, may send number pa. Grave ang tagal. Grabe ang tagal. Mangkanor series part 1 and part 2. Correct. Ayan, malalaman natin yan. Diba? Magkakalaman yan. Ay, nako, nakakaloka. Ay. Pastor Canor versus Idol Canor. Parang itong si Chupaeng at saka si Chupando. Diba? Si Pastor Canor at si Idol Canor ay si Chupaeng at saka si Chupando. Kasi raan na nga yung mang iwan ka ng asawa na buntis eh. Hindi na kailangan si Ryan pa. Correctness. Tawa si Sir Ludlen. Kasi raan na nga yung mang iwan ka ng asawa mo eh. Buntis pa ha. Hindi na kailangan si Ryan pa. Yung batas, ayun, nasa basurahan. Correct, Nick? Or I take enough, hi daw sa lahat. Hello? Kumakahilo, kala mo may kausap, binabana pala. Napakabasos mo, hindi pa nga ako. Batman, ang wakas ng Pastor Canor. Hoy, hi daw sa ating lahat na sabi na I take enough. Matthews Maximus, kinopya na nga lang sa... Oo nga naman, balik pa sa... May camera. Kinopya na nga lang sa MLC na balik pa sa may camera. Hindi mo talaga bobo. Yabang kasi. Ayun. Sabi ni BBM, pangit, ulitin. Ronald Defects, agets na namin kung ano si Rafi ngayon. Yun ang gusto mo, ahay buhay, inggit, di magtayo ka rin ng ano ngayon si Rafi para ikaw na ang punta ng mga tao na nangangailangan. Okay? Bakit mo naman gagawin yan? Hindi ko kailangan magpa-impress. Hindi ko kailangan lumapit kayo lahat sa akin para tulungan ko kayo, my God. Marami ako tinutulungan. Hindi ko kailangan na ano, hindi ko obligasyon na tulungan kayong lahat, my God. Magtrabaho kasi kayo. Ronald, magtrabaho ka! Ay, naku, Ronald, magtrabaho ka nga. Hindi puro ganyan ang sinasabi mo. Wala kang bukang bibig kundi humingi ng tulong. Magtrabaho ka. Silent Observer, hi, good Miss A, good PM. Oy, good PM daw sa ating lahat, sabi ni Silent Observer. Balik sa Raw for CSRT Epic Narrator. Malapit siya, basta na wala elegant. Correctness. Dudes Abad, lamang ng 1 point si Pastor kasi binata yung pinagsabay ng way. Ay, tama! Mabuti pa si ano, Kibuloy. Di ba binata? Hindi ka tulad itong si Rafi Munyo. Nakailang kasal na. Nakakaloka! Ay, nako.
Dang like ha. Dati lagi ako nanonood kay Rafi Tulfo. Pero naumay ako sa content niya na puro kabitan. May sundalo na tinawag ng duwag. Walang balls. Nagtatawag sa sayo na niya yung pala nasa labo. Correct. Napanood ko yan. Diba? Napakawalang yaya si Rafi Monyo. Tatawagin niya pang bonjing yung ano? Ano tatawagin? Tinagpa niya bonjing yung sundalo? Hindi mo kayang makipaglaban sa mga NPA, sa mga terorista para ipagtanggol ang bayan, Rafi. Samantalang yung sundalo, wala kang paggalang. Alam mo bang nagbubuwis ng buhay yan? Para sa ating bansa. Tapos tatawagin mo lang takot na nagtatago sa saya ng nanay, bonjing, may gulay. Alam mo, naging kaso nito si sundalo. Kasi nga, umaasa sa kasal niya doon sa babae. Kaya yung babae, nagsumbong kay Rafi Monyo. Hindi niya alam, yung sinumbungan niya, mas walang hiya pa doon sa boyfriend niyang ano, hindi na siya pakakasalan. Tsaka pwede ba, kung kayong mga babae, tayo ha, kung ayaw na tayo pakasalan ng ating ng lalaki, eh dahilan natin! Kasi ipipilit mo pa, wala rin mangyayari. Ewan ko ha, ganun ako ha. Kunyari, may magpapakasal sa akin, sumatras siya, ba't ako magsusum kay Ratimonyo? Kung maatras eh, di sige, ano gagawin ko? Alam, ipipilit ko pa sarili ko. Kung ipipilit ko sarili ko, hindi na rin magiging maganda samahan namin kasi may lamat na. Diba? Love will find you, girl. Love will find you. O ngayon, kakasumbo mo kay Rafi Monyo, ano nangyari? Pinahiya niya lang yung, ano, yung boyfriend mo, tapos ay nasa labanan, napatay pa. Tanginang niya. Yung kaso ni Katabang sa staff ang sisi. Correctness! Correctness! Panood ko yan! Beautiful connives. Kanya-kanyang interes sa Senado. Si Serapi, paspa sa sarili niya pang grandstand, pabida sa lahat. Correctness. Correctness. Itong si Rafi Monyo, lahat sinasawsawan niya sa Senado. Aminin natin yan. Alam mo ba ang committee niya? Committee of Energy. Ano nang ginawa mo ulit para sa Committee of Energy? Kung natatandaan nyo, hinamon nitong ni Congressman Marcoleta si Rafi Monyo na itulfo ang kanyang sarili. Dahil gusto magpatulfo eh. Dahil gusto magpatulfo ni Congressman Marcoleta eh. Dahil nga gusto niyang ano, magtulungan sila ni Rafi Monyo dahil pareho sila ng Committee Energy. Ano ba ginagawa mo, Rafi? Sausaw ka ng sausaw sa iba, pero sa committee mo, sa energy, wala kang ginawa, bobo. Diba? Kakaloka? Eh, yun nga lang ano eh, yun nga lang dagdag ano eh. Yung dagdag 100 pesos para sa minimum wage. Ikaw ang co-chairman doon. Pero hindi ka kasama sa auto, hindi ginawa yung bill na yun. Ano ka? Tapos yung na-aprobahan na yan? Gusto mo maging co-author? Ina, anong ginagawa mo talaga? Wala. Puro e palang ginagawa mo. Ikaw ang committee chairman ng energy. Wala kang ginawa. Co-chairman ka doon sa, ang tawag doon, sa ating committee ni Jinggoy. Basta doon sa pagtaas sa sweldo na yan, wala kang ginawa. Hindi ka author doon. Nung na-approve yan, nag-sign ka lang as supporter. Pero kung nung nag-speech ka, akala mo naman ikaw ang gumawa ng batas. Yan ba yung mga ano, yung nagmamahal sa mahirap? Hindi ka nga sumali doon sa paggawa ng batas na yan at taasan ang minimum wage sa mga Pilipino? Bobo? Akala siguro ni Kanor na babae yung domicile. Kaya maglaladag ng banig sa doon. Sir Virgil Valencia, Ma'am Alona, dapat mahuliin si Kibuloy sa Amerika. Nasa ba si Kibuloy? Nasa Amerika ba siya? Miss, kahit napahiya daw po kasi inayawan siya eh, mas lalo namang napahiya sa correctness! Mas lalo siyang napahiya sa ITIA. Tama ka dyan, Miss Kahil. Mas lalo niya lang pinahiya sarili niya. At saka, my God, pupunta kang ITIA bilang panakot mo doon sa jowa mo para balikan ka, may gulay. That's so low. Nakakaloka. Nakakaloka talaga, Batman. Energy sa amin dito palagi brownout na madaming power plant dito. Nakapagtataka. Eh, wala namang hindi. Wala namang ano si Rafi Monyo. Hindi abot ng utak niya yung mga ganyang bagay. Alam lang niya, chismis. Confused kasi si Rafi sa domicile. Ang alam niya kasi, Don Celia. Eh, grabe ka naman na si Rafi. Grabe naman niya, Don Celia. Kakaloka. Lord Glenn, paninira ba yung sabihin mong credit grabber siya? Eh, nakikita nyo naman yan. Kahit hindi mo nasabi, nakikita nyo naman yan. Alam mo, Rama?
Annabelle Rama, ikaw ba yan, Lord Glenn? Di ba? Nakikita niyo naman. Kahit di mo nasabi, nakikita niyo naman. Annabelle Rama. Ay, nako. Ay, kakaloka. J-Boys Kington, doon nasa Pinas, si Pacquiao. May kaso na yan dito sa California. Ewan ko kung makalusot siya kasakaso dito sa States. Okay, Geld Van Davia, papansin si Gibbs Theodore. Epic narrator, di hamak na mas chismoso si Hardy. Correctness! Actually, si Kibuloy, no, kung totoo yung kinakaso sa kanya o binibigkang sa kanya, well, I hope mabigyan ng justice yung mga naging biktima niya. Now, if it is hindi naman totoo, sana mapatunayan para naman mabigyan din ng hustisya itong si Kibuloy. Okay, I am not pro or anti-Kibuloy. Naghahantay lang din ako ng update kung ano tungkol sa mga nangyayari niyan. If it is really true, well, sana maparusahan ang dapat na maparusahan. Okay, Gids Online, pati leeg ni Miss A dinamay pa. Bakit? Ano nangyari sa leeg ko? Why? Ano meron sa leeg ko? Silent Observer, halay naaway ka na ng Beshi mong si Palita. Kaya may naaway na ako ni Beshi. Ewan ko ba niya kay Beshi? Love ko pa naman siya. Name calling Palita, parang bakla. Kakaloka. Totoo po ang kaso niya dito. Ah, okay. Totoo daw yung kaso ni ano ni Kibuloy sa Amerika. Well, antayin natin ng korte kung ano magiging desisyon yan. I hope mabigyan ng justice kung sino man yung mga naging biktima. I hope mabigyan ng justice kung sino man dapat mabigyan ng hustisya. Okay. Mautol Funatic, please like and share the video. Uy, tama. Thank you so much, Epic Narrator. Mga Tol Funatics, please, like and share. Like and share! Gis, ano gusto mo? Your wish is my command. Bigyan mo ako isa. Gis, ano ba gusto ni Gis? Nakakaloka. Virgil Valencia, dapat isama si Mahaluka sa Makakason Agripalita. Basta dito, kaya ayoko mabasa dito. Nakakaloka, hindi ko kinakaya. Like that, pero hindi ako Tol Funatic. Oh, thank you so much, Soul Trooper. Kakaloka. Ay, naku, ang buhay talaga. Kailan magigising? Ay, naku, kailan magigising? Ay, may tanong si Gibbs Theodore, bakit nga mukha mo lang ang maputi? Ay, hindi ko alam. Mukha ko lang ba maputi? Hindi ko alam. Wala man ako nilalagay na kahit ano. Wala man ako foundation, no powder. Wala lang. Natural lang yan. Kakaloka. Jeanette, yung out of topic, syempre, pati liag din naman. Kaya nga! Hanggang umasa sa ayuda, hindi yan sila magigising, Miss A. Ano yung isang humingi ng bigas? Kaya nga, di ba yung isang nung ihingi ng bigas? My God! Kesa daw daldal ako ng daldal, mamigay na lang daw ako ng bigas at marami nagugutom. Magtrabaho kayo. Nakakaloka. Mahirap bisingin nagtutulog-tulog. Correct. Mahirap bisingin nagtutulog-tulog. Naniniwala ako dyan. Gito na, okay na sana kung nasa topic argumento, pero wala naman kasi. Kaya nga, ewan ko ba? Ay, nako. It's all natural, baby. Wala akong kahit anong... Wala yung kahit anong. It's all natural. Diba? Andito na nga, asa sa ayuda. Fiscal AJ. Correctness. Nakakaloka. Sinabihan ba naman ako? Kaysa daw dagdala ko ng dagdala. Mamigay na lang daw ako ng bigas. Marami daw ang nangailan ng pagkain. My God. Magtrabaho kayo. Ay, nako. Ako nga, nagtrabaho. Diba? Nagtatrabaho kami eh. Para matupad namin ang mga pangarap namin. Para, alam mo yun, makuha namin kung anumang kailangan namin. Diba? Magtrabaho ka. Sino ba yan si Ronald? Nakakaloka? Kalalaking tao mo? Maasa ka sa akin sa bigas? My God! Magkaroon ng pride, baby. Magkaroon ng pride. Gusto mga nakalahad lang pala. Kaya gusto mga nakalahad. Kaya love na love nila si Rafi Monyo. Dahil yan ang gusto ni Rafi Monyo. Lahat kayo maghirap. Para aasa lang kayo sa kanya. Ganun yun. Nakakaloka. Ay, dako. Saka na mamigay ng bigas pag may foundation na si Miss Alona. Tama! Alona Monyo Foundation.
Correct, man. Sige nga, na-try ko nga, gagawa ko ng foundation. Tapos, ang mga tutulungan ko lang din yung mga magbabiral. Nakakaloka. Alona Monyo Foundation. Alona Monyo in Action Foundation. Oh! Nomads TV. Oy, madam, hindi maganda akusasyon yan. Alin po? Sorry, Miss Nomads. Ang dami ko sinabi Nomads TV. Alin yon? Silent Observer. Yung shade po ng foundation. Shade ng foundation? Akala ko ba? Ano, nakakaloka. Frostbite Dubai. Hi po sa lahat. Happy Saturday. Oy, hi daw sa lahat. Happy Saturday. Sabi ni Frostbite Dubai. Alright. Gustong-gusto rin ni Alona sumalsamang kinasuhan. Patuloy mo lang yan, Alona. Go, go, go. Thank you so much, Alfredo Palita. Go, go, go. Nakakaloka. Nakakaloka. Ay, nako. Magtrabaho kayo, day. Ha? Huwag laging aasa. Nakakaloka. Nanakot si Palita. Why? Nanakot si Palita. Kala mo naman nakakatakot siya. Kala mo nakakatakot siya sinabi niya. Nakuha sa kapal. Pwede Palita. Nakakaloka. Face Kaleji. Pag walang argumento, panakot kaso. Yung poon nyo ayaw masita sa matala si PBM nga. Sinabing adik, nagkaso ba? Oh. Ande kasi alam mo si PBM, iba naman kasi ang lalim ng utak niya kumpara mo kay Rafi Monyo. Si Rafi Monyo masyado sensitibo. Masyadong balat si Buyas, 'di ba? Sa matalong yung sinita niyang pulis, si Kernel, sinabi niyang ano ka, dapat hindi ka balat si Buyas. Sabi-sabi ka hindi dapat balat si Buyas si Kernel. Sa matalo ka, balat si Buyas ka, ulupong ka, tira ulo. Aloka, dali na. Tira ulo. Ganyan din kasi sinibayan. Ano? Ayabang noon, iyak ngayon. Di mo namiyak sa sinibayan? Araw-araw ko siya napapanood sa live stream. Di naman siya umiyak. Si Kernel Pastor Collect Silent Observer. Di ba yung sabi ni Rafi Monyo? Ikaw, Kernel, dapat hindi ka balat si Buyas. Kito ganyan yan. Di ba yung sa madalas siya balat si Buyas? Bobo! Bobo! Umiyak daw si Ligasi, Libayan. Talaga ba? Saan ang luha? Sabi ni Facekill AJ. Kaya nga, hindi ko naman nakita na umiyak. Araw-araw halos na ka nasa live stream yan. Hindi mo umiiyak. Masaya nga siya eh. Nakakaloka. Wala pang, walang panghatol mga abalaya. Umiyak daw si Atoy, si Epic Narrator. Umiyak daw si Atoy ni Libayan. Ginigitarahan nga lang ang mga kaso eh. Nakakaloka. Hindi ko kinaya. Mga baliw. Ay, nako. O, yun. O, sige, nakadalong oras na pala tayo. Matches Matthew, si Palita na ba na sa Kabatas Channels? Wala kasing logic. Hindi nila alam yung logic, sabi ni Kayu. Hindi na nila alam ang logic, my God. Pagbigyan na natin, di wala sila alam sa logic. Diba, pati nga spelling ng logic eh. Hindi nila alam eh. Capital L yan o small L? Nakakaloka. Ipapasubasta daw luha ni Atty. Pagmeron. Ay, nakakaloko! Nakakaloko! Sorry, sorry, busy po na ko ha. O nga, nakatuwa sa tayo. Thank you so much ha. Sobrang enjoy ako lagi pag nandito tayo sa live na to. Thank you so much. Sa lahat makasama natin sa Chika, maraming salamat sa ating mga bashers, sa mga ampalayagang. Thank you so much din for joining us at saka for entertaining us. Thank you so much. Ingat kayo palagi. Stay safe. God bless you all. Mahal ko kayo. Thank you so much. Louis Glenn, Rocket, Torvix, Sound Trooper, Epic Narrator, Helen Malyari, Lizelle Pania, salamat sa Let Observer, Miss Janet, thank you so much. Jeboys King Tondo, Dudes Aba, thank you so much. Pero time na sila. Gina 31, ako late ka na. Mag-out na ako. Hey, Gina. Matis Maximus, thank you so much. Giz Online, that's terrific. Thank you so much. Good night, everyone. Good night, bye. Pwede may time, bye muna. Bye-bye, Orlando Nicolás. Nakikin ko kabang tatrabaho. Thank you so much, Orlando. Goodbye. Thank you so much. Thank you, mama. Mahal ko kayo. Ingat kayo palagi. Stay safe, okay? Hanggang sa susunod na chikahan. Thank you, bye. Mama. Bye. Thank you so much.
live ulit mamaya. Sige, subukan natin. Subukan ko. Thank you so much. Love, love, love. Thank you so much. Good night. Ma, bye. Kaloka. Alright. Alright. Thank you so much.